Tita, andyan po ba si Kuya Mateo? Tanong ni Aliya kay Tita Jessa na mommy ni Mateo, ang lalaking may kakayahan para painitin ang ulo niya araw-araw. Hindi niya alam kung bakit tuwang-tuwa ito kapag naiinis siya. Akala ng mga magulang nila ay magkasundo sila ni Mateo, pero ang totoo ay mortal silang magkaaway. Sa tuwing nakaharap kasi sila sa mga magulang nila ay tila ba concerned sila ni Mateo sa isa't isa. Pero kapag hindi na nakatingin ng mga ito, ay parang gusto niya itong ibaon sa lupa dahil sa sobrang inis. Ang mga magulang nila ni Mateo ay matalit na magkaibigan. Si Mateo ay nag-iisang anak nila Tita Jessa at Tito Roger, kaya lahat ng gusto nito ay nakukuha. Samantalang siya ay pangalawa naman sa kanilang magkapatid. Ang Kuya Ironia ang panganay at siya naman ang bunso. Matanda si Mateo na 5 taon sa kanya. Kaedad nito ang kuya niya at matalik din na magkaibigan ang dalawa. Siya ay 22 taon. Si Mateo naman ay 27 taon na, pero ang utak nito ay katumbas ang 7 buwan na sanggol. Ang nakatatandang kapatid niya lang ang nakakaalam sa sitwasyon nilang dalawa ni Mateo, kung paano sila mag-asaran kapag hindi nakaharap ang mga magulang nila at ang mga taong nakapaligid sa kanilang dalawa. Umiti muna si Tita Jessa sa kanya bago ito sumagot. Nasa kwarto niya pa yata, iha. Bakit, may pupuntahan ba kayong dalawa? Bubugbugin ko lang po ang anak niyo dahil ipinagkalat lang naman ito na may nakakahawa daw akong sakit. Kaya yun, nagtakbuhan ng mga lalakang gusto makipagkilala sa akin. Yun sana ang gusto niya sabihin, pero pinigilan niya ang sarili. Ang lalaking iyon, nakakadiri talaga kahit na kailan. Hindi itong unang beses na ipinagkalat nito na may kung ano-ano siyang sakit, lalo na kapag may lalaking lumalapit sa kanya. May itatanong lang po ako sa kanya, tita. Nakisuyo po kasi sa akin si Kuya Aaron na puntahan ko po si Kuya Mateo. Sabihan ko daw po siya na pumunta sa restaurant namin dahil ipatitikim daw po ni Kuya Aaron yung bagong menu na ginawa niya. Pagsisinungaling niya. Kuya din ang tawag niya dito kapag kausap niya ang mga magulang nito. May 10 branch ang restaurant nila at magkatulong sila ng kapatid niya sa pagpapatakbo nito. Ganun ba? Sige, puntahan mo na lang siya sa kwarto niya, iha. Gisingin mo na rin at sabihan mong kumain na. Opo, tita. Magalang niyang tugon sa ina nito. Si Mateo Santillan ay CEO ng Santillan Cars Incorporated. Ito ang negosyo ng pamilya ng mga ito dahil mahilig sa sasakyan ang daddy nito na naman ni Mateo. Gwapo sana ang lalaking iyon, kaya nga lang demonyo ang pag-uugali nito. Kung ang kuya niya ay hands-on sa pagpapatakbo ng sarili nilang restaurant, si Mateo naman ay iba. Papasok lang kasi lalaki sa sarili nitong kumpanya kung kailan nito gusto. Pero kahit ganoon ay lalong namayagpag ang negosyo ng mga Santillan kahit na nga may pagkatamad ang nagpapatakbo nito. Malakas kasi ang abilidad ni Mateo, kaya siguro ganoon. Ngiti pa lang nito, makalaglag panty na. Pero ang ngiti nito ay iba ang dulot sa kanya. Hindi kilig, kundi kaguluhan. Kagaya ng sinabi ni Tita Jessa ay pumasok na siya sa loob ng kwarto ni Mateo para bigwasan ito. Wala siyang pakialam kahit mahimbing pa ang tulog ng lalaking iyon. Maingat niya binuksan ang pintuan nito na animoy magnanakaw. Hinanap niya ang lalaki sa loob ng silid nito, pero hindi niya ito mahagilap. Sayang, magbugsarado na sana ang lalaking yun kung naabutan ko siyang tulog. Usal niya na tila ba punong-puno siya ng panghihinayang. Umupo siya sa kama nito at yun ang pinagsuntok niya. Bigla siyang napaayos ng upo nang marinig niyang bumukas ang pinto ng bathroom at iniluwa noon si Mateo na bagong paligo. Pinupunasan nito ng tuwali ang basang buhok nito at tanging underwear lang ang saplot nito. Wala sa sariling napahawak siya sa magkabilang pisngin niya. Ang mga gusto niyang sabihin dito kanina ay bigla nilang naglaho dahil sa nakikita niyang tanawin. Gusto niyang tumakbo palabas ng kwarto nito, pero hindi niya naman magawa. Bigla din bumilis ang tibok ng puso niya habang nakatitig sa bandang gitna ni Mateo. Hindi niya maitatanggi na maganda ang pangangatawa ng damuhong ito. Sa bagay, regular nga palang pumupunta ito sa gym kasama ang kuya niya. Kaya siguro papalit-palit ito ng babae dahil malaki ang kargada nito. Mariin niyang ipinilig ang kanyang ulo dahil kung ano-anong kalaswaan ang pumasok sa isip niya. Hindi niya kailangan purihin ang lalaki dahil kaaway niya ito. What are you doing here in my room? Aliya? Tanong nito sa kanya habang nakangisi. Ngisi pa lang nito, nakakainis na. Para bugbugin ka! Tumaas ang kilay nito. Bugbugin sa hirap?
ubugbugin sa sarap. Umupo ito sa tabi niya at hindi man lang nag-abalang magbihis muna ng damit at short. Alam ko naman na matagal ka nang may pagtingin sa akin, Aaliyah. Siguro kaya ka pumunta rito para ibigay ang sarili mo, no? Napakurap-kurap siya dahil sa mga sinabi nito. Saan kaya ito kumukuha ng kapal na mukha para sabihin ang mga iyon sa kanya? Sobrang kapal naman yata ng mukha mo, Mateo. Mas gugustuhin ko pang patulan na lang sa Berting kaysa ikaw, ang patulan ko. Nakairap niyang sabi rito. Nawala ang isin nito. Sinong Berting? Yung lalaki nagpapadala sa akin ng bulaklak araw-araw. Yung regular customer namin sa restaurant. Hindi siya kagwapuhan pero may pagmamalaki ko dahil down to earth siya at hindi kagaya mo na hambog. Gawa-gawa lang naman niya ang mga sinabi niya dahil wala naman talaga lumalapit sa kanya na ganoon ang pangalan. Gago kasi ito kung makabantay sa kanya eh. Berting ha? Gagawin kong walas tingting ang lalaking yun sa harapan mo, Aaliyah. Dudurugin kong pagmumukha noon at gagawin kong pamunas ng mga sasakyan ko. Seryoso na itong wika sa kanya. Ikaw kayong bugbugin ko. Bakit mo nga pala sinabi kay Jonas na may galis ako? Tapos, ikinuwento mo rin pala kay Joshua na paminsan-minsan may tumutulo mula dito sa tenga ko, ha? Nakakasuka ka. Gago ka talaga, Mateo. Sa pagkagilalas niya, ay tumawa ito ng tumawa. Halos mamaluktot ito sa kakatawa habang nakabrief pa rin. Yun ba sinabi nila sa'yo, Aaliyah? Maluhaluhan itong tanong sa kanya. Nasobrahan sa pagtawa ang walang hiya. Dahil yun ang sinabi mo sa kanila. Sura, ulo ka kasi. Singhal niya kay Mateo. Shit, I can't breathe. Wika nito sa pagitan ng pagtawa. Yan, dyan niya nagiging masaya kapag nagiging miserable ang buhay niya. Minsan nga kahit nagtatago siya, nakahanap pa rin siya ng siraulong ito. Kung masama lang siyang tao, baka kanina niya pabinasag ang itlog nitong nakabalandra sa tabi niya. Ganyan talaga lalaking to sa tuwing kinukumpronta niya ito sa mga sinasabi nitong kabaliwan. Ano pa mga sinabi nila sa'yo, Aaliyah? You tell me, ano pa ba mga kagagawa ng mga pinagsabi mo sa kanila? Ha, Mateo? Umiling-iling ito. Wala ko sinabi sa kanila na may tumutulong mula sa tenga mo, Aaliyah? Kadiri naman sila. Nagmamaang-maangan ka pa? Sa susunod na gumawa ka pa ng kwento, manda ka talaga sa akin. Anya na may kasamang pagbabanta. Lumapit ito sa kanya kaya halos madulin siya. At anong gagawin mo sa akin, Aber? Bagya siyang napaatras dahil sa ginawa nito. Ano nga bang gagawin niya rito? Ipabubugbog kita kay Berting. Berting may as. Saan nakatira lalaki yan? Sa Amerika. You're lying. Sa tingin mo sasabihin ko sa'yo kung saan siya nakatira? Manigas ka. Sigurado siya magtatanong-tanong ito para lang mahanap si Berting na hindi naman nag-exist sa mundo. Para sabihang layuan siya. Mas malala pa ito sa kuya niya kaya naiinis siya rito ng husto. What does he look like? Basta, mas guwapo siya kaysa sa'yo. Hindi naman ako papayag na meron pang mas guwapo sa akin, Aaliyah. Punong confidence nitong sabi sa kanya kaya lihim niya itong inarapan. Ang tibay talaga ng mukha ni Mateo. Kasing kapal ng semento dahil umaapaw palagi ang self-confidence nito. Alis ka na ba, Aaliyah? Tanong ni Tita Jessa sa kanya. Opo, Tita. Hindi raw po kasi makakapunta ngayon si Kuya Mateo eh. Tugon niya. Ang gago na lalaking iyon ay iniwanan na niya sa loob ng silid nito. Pagulong-gulong ang baliw na iyon sa ibabaw ng kama nito habang kinokompronta niya. Sinadya talaga ng Mateo na iyon na ipakita umbok nito para madistract siya. Iniisipan nitong nagdadahilan lang daw siya kaya siya sumugod sa silid nito. Kung may dala-dala nga lang siyang kahoy, baka inihampas niya na sa lalaking iyon. Nang sa ganoon ay mabawasan sana ang kayabangan nito kahit papaano. Ganun ba? Opo. Dito ka na kumain, Aaliyah. Huwag na po, Tita. Nagmamadali rin po kasi ako eh. Mariin niyang tanggi rito. Ang totoo niyan, ayaw niyang makasalo sa Mateo sa pagkainan dahil siguradong hindi siya mabubusog. Sige na, Aaliyah. Sabayan mo na kami ni Mateo. Pamimilit nito kaya naman napilitan na lang siyang pumayag dahil napakabait ni Tita Jessa. Napakalayo na ugali nito sa nag-iisang anak na si Mateo. Oh, nandiyan na pala si Mate. Sabi ni Tita Jessa kaya napatingin din siya sa direksyon na tinitingnan nito. Napairap siya na makitang humahakbang si Mateo pababa ng hagdanan. Iho, halika na at na makakain na tayo. Alok ni Tita Jessa sa anak nitong may saltik sa utak.
Seryoso naman na tumangon si Mateo sa mommy nito. Nakasuot na ito ngayon ng itim na sando at khaki short. Akala siguro nito'y maakit siya sa pag-flex ng mga muscles nito sa braso. Kung hindi niya ito kilala, malamang naniniwala na rin siya sa pagiging cold nito kuno. Nang magsalubong ang mga tingin nila ay inginisian siya nito na ginantihan niya naman ng isang katakot-takot na irap. Pupunta ka ba sa opisina ni Aaron, Matt? Tanong ni Tita Jessa kay Mateo. Magkatabi sila ni Mateo habang si Tita Jessa naman ay nakaupo sa kabilang upuan na katapat ni Mateo. Ang sarap talaga nitong bigwasan. Umupo kasi ito sa tabi niya kaya alam niya ang mangyayari. Siguradong babatuhin na naman siya nito ng mga salitang magpapainit ng ulo niya. Bakit po? Tumawag po ba sa inyo ang kaibigan ko, ma? Hindi pa ba sa'yo nasasabi ni Aaliyah ang pakay niya sa'yo? Tikman mo raw ang bago menu nila. Sabi kasi na Aaliyah sa akin kanina ay pinatatawag ka raw ng kaibigan mo para hingin ang opinion mo. Patay. Huli ka, Balbon. Tumingin sa kanya si Mateo na may kasamang pagdududa. Alam kasi nito na hindi niya ito pupuntahan kahit utusan pa siya ng kuya niya dahil nga naiinis siya sa presensya nito. Bago pa man siya mabukos sa kasinungalingan niya ay dinampot niya na ang saging na nasa harapan niya. Mabilis niyang binalatan iyon at sinalpak niya sa bibig ni Mateo na nakanganga dahilan para mabulunan ito. Bigla namang nataranta ang mommy nito kaya inabutan ka agad ito ng tubig. Are you trying to kill me, Aaliyah? Tanong nito sa kanya pagkatapos nitong lunukin ang saging. Sorry, kuya. Kunway pagingin niya ng dispenser ito pero ang totoo ay natatawa siya sa itsura nito. Hindi siya nito kayang patulan ngayon dahil kaharap nila ang mommy nito. Para kasing narinig ko na humihingi ka sa akin ng saging eh. Palusot niya pa at hindi pinansin ang matalim nitong tingin sa kanya. Sorry talaga, Kuya Matt. It's alright. Pahayag naman ito na halatang hindi bukal sa loob nito. Siguradong bukas o di kaya sa makalawa ay gagantihan siya nito. Siya nga pala, Aaliyah. May boyfriend ka na ba? Bigla siyang napaubo dahil sa naging tanong ni Tita Jessa. Napatingin siya kay Mateo. Halatang hinihintay din ito ang sasagot niya sa mommy nito. Yes, tita. Talaga? Tumungo siya. What's his name? Berting po. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagniwi ng mommy ni Mateo. Isa po siyang basurero, tita. I'm so proud of him because he's so down to earth and a gentleman, tita. Aniya sa seryosong tinig para magmukhang totoo ang sinasabi niya. Yun din kasi ang sinabi niya kay Mateo kanina kaya kailangan niyang panindigan iyon. Paano kayo nagkakilala? Nung araw na tinapon mo yung basura niyo? Sabat ni Mateo pero hindi niya pinansin ang naging tanong nito. Love at first sight ba? Anong nangyari, iha? Tanong ulit ni Tita Jessa sa kanya. Hindi niya akalain na magiging interesado ang mommy ni Mateo sa love life niya. Parang ganun na nga po, tita. I want to meet him tomorrow, iha. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. San siya maghahanap ng taong Berting ang pangalan? Bigla siyang napatingin kay Mateo nang tumawa ito. Don't believe her, ma. Paano mo naman nasabi ang bagay na yan, Matt? Hindi naman imposible na magkaroon ng boyfriend sa Aaliyah, lalo na't maganda siya, matalino, sexy, at saka magaling din siya magluto. Tama ka dyan, tita. Pagsang-ayon niya sa mommy ni Matt. Na hindi ko nga po makita yung mga sinasabi niyong katangian ni Aaliyah eh. Pagkontra ni Mateo sa mga sinabi ng mommy nito. Imposible may magkakagusto dyan. Ganyan talaga yan si Mateo. Kaya sinong hindi maiinis sa lalaking ito? Pinasadahan pa siya nito ng tingin habang nakataas sa mga kilay nito na para bang sigurado ito na gumagawa lang siya ng kwento. Hiyang-hiya naman ako sa iyo, kuya. Kaya pala mas maganda pa nga ako sa mga naging girlfriends mo eh. Kunway napakapit pa siya sa ibabaw ng lamesa. Sobrang lakas ng hangin, muti ka na ako malaglag. Buti na lang nakakapit ako. Inismiran siya ni Mateo. Maganda ka nga, may galis ka naman. Dahil sa sinabi ni Mateo, biglang umuusok ang ilong niya kaya naman pumpwersa niyang kinurot ang hita nito. At dahil bigla itong humarap sa kanya, kaya iba ang nakurot niya. Bakit parang iba ang nakurot niya? Bakit parang may holen? Hindi pa siya nakontento kaya hinatak-hatak niya pa iyon. Shit! Anito habang paulit-ulit na napabugan ng hangin. Yung itlog ko, pakawalan mo na, Aaliyah! Bulong nito. Mabuti na lang at hindi sila napapansin ni Tita Jessa. Yung itlog ko, Aaliyah, ang sakit na. Huwag mong hatak-atakin dahil hindi ito stretchable. Walang hiya. Dahil namumula na, si Mateo ay mabilis niyang binitawan ang sinasabi nitong itlog nito. Ang hiya.
Ang dami mo pwedeng kurutin, Leah. Bakit itlog ko pang napili mo? Bulong nito sa kanya. Dahil lagi mo nalang sinasabi na may galis ako. Wisit ka kasi. Sigmat niya rito. Itlog pala yun? Malay niya ba? Sa bagay, tama lang yun kay Mateo. Buti nga. May problema ba? Napabaling sila kay Tita Jessa na halatang nagtataka dahil kanina pa sila nagbubulungan ni Mateo. Wala po, Tita. May itinatanong lang po sa akin si Kuya Mateo. Right, Kuya? Yes, ma. Mabilis naman itong tugon. Umayos na rin ito ng upo at ipinagpatuloy na nito ang pagkain. Kapansin-pansin na iniinda pa rin ito ang ginawa niyang pagkurot sa itlog nito. Umusod siya sa pwesto nito. Masakit ba? Kunway concern niyang tanong dito. Ah, hindi? Yun naman pala eh. Ba't ka na ako samangot? You will pay for this, Leah. Elsewhere. Gusto mo palitan ko pa na isang tray na itlog yun eh. At saka huwag mo nga akong sisihin dyan. Bakit? Sino bang nauna? Ikaw naman, hindi ba? Kung makapagreklamo ka, parang katapusan na ng mundo. Ang arte mo. Ano to, replaceable para palitan mo lang na itlog ng manok? Oo na, Mateo. Kasalanan ko na. Kahit ikaw naman ang nag-umpisa. Tutal mabait naman ako, kaya ako na lang ang ako sa kasalanan na hindi naman ako ang una nagsimula. May sasabihin ka pa ba? Kamutin mo to, Leah. Hindi ka makakauwi hanggat hindi mo to ginagamot. Naningkit ang mga mata niya. Ang arte mo, lagyan ko pa ng sili yan eh. Kapag hindi na ako nagkaanak, ikaw ang sisisihin ko, Leah. Sisingilin kita habang buhay kapag nagkaroon ako ng diferensya. Kurot lang magkakadiferensya na agad. Hindi ba pwede magkakapasa lang? Mamaya na kayo mag-uusap ni Leah. Matt, ubusin niyo na muna yung kinakain niyo. Dahil wala pang kabawas-bawas. Yes, ma. Opo, Tita. Sorry po. Magkapanabay nilang tugon ni Mateo. Tapos na akong kumain kaya maiwan ko na muna kayo dahil pupunta ako sa opisina ni Roger. Ingat po kayo, ma. Tumango naman ito kay Matt at pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Ingat ka mamaya pag uwi, Leah. Magpahatid ka na lang kay Matt para safe ka makauwi sa bahay niyo. Opo. Sagot niya rito pero wala siyang balak na magpahatid dito. 30 minutes lang naman ang biyahe mula rito sa bahay nila Mateo hanggang sa bahay nila. Mas safe siya kapag magkukommute siya kaysa sa magpahatid pa siya rito. So, you have a boyfriend, ha? Hindi ako pangit kaya hindi malabo magkaroon ako ng boyfriend, Mateo. Panghalan pala ng boyfriend mo, halatang mabaho na. Napaka-judgmental talaga ng walang hiyang ito kahit kailan. Yun ang akala mo. Baka kapag nagkita kayo, mapahiya ka. That's not gonna happen, Leah. Because I know that I'm the most handsome creature on this earth. Mukha mo. Most handsome kapag nalalaman. Malaki lang naman ang katawan mo kaya mukha kang gwapo, no? Gwapo pa rin ako kahit pumayat ako, Leah. Lahat pwede magbago maliban sa kagwapuhan ko. Kunwari ka pa na hindi ako gwapo sa paningin mo. Baka nga iniisip mo kung paano mo maangkin tong katawan ko eh. Umamin ka na. Total, dalawa lang naman tayo eh. Fine, aamin ako. Dahil sa sinabi niya, bahagya pa itong humarap habang hinahaplos nito ang baba nito. Gwapo ko naman talaga. Pero mas gwapo pa rin si Berting. Macho ko rin naman kahit paano pero wala ko pa rin talagang binatbat kay Berting. Kaya nga nailove ka agad ako sa kanya eh. Kunway umakto pa siyang kinikilig. Alis na pala ako, Mateo. Late ako sa date namin ni Berting. Nang akmang tatayo na siya, ipinigilan siya nito. Hindi ka makakaalis dito hanggat hindi humuhupa ang pamamaga ng itlog ko, Leah. What the hell? Hindi niyo naman yung sinasadya. At isa pa, kurot lang naman iyon kaya imposible mamaga ka agad ito. Bumukha ka na para matapos na. Utos ni Leah kay Mateo. Ayaw kasi siya nitong paalisin dahil kailangan niya raw munang gamutin ang itlog nitong namamaga dahil kinurot niya ito kanina. Nalakpa talaga nito ang pintuan kaya hindi talaga siya makakalabas. Bakit may hawak ang kutsilyo, Leah? Naiintakutan itong tanong sa kanya nung ilabas niya ang kutsilyo na itinago niya mula sa tagiliran niya. Bago kasi siya sumunod kay Mateo sa kwarto nito kanina, ay pasimple muna siyang kumuha ng kutsilyo sa kusina. Alam niya kasi na kapag silang dalawa na lang ay sinasapian na ito ng mga masasamang espiritu. Lahat ng kabaliwan nito ay kung saan lumalabas kapag silang dalawa na lang ang magkasama. Leah, put it down, will you? Itinuro pa nito ang kutsilyo. Medyo maliit lamang iyon pero kapansin-pansin na matalim ito. Itong gagamitin ko panghawi sa buhok mo dyan, Mateo. Huwag kang mag-alala dahil gagamutin ko yung itlog mo na may pag-iingat kagaya ng pag-iingat na ginagawa mo.
I don't hug pubic hair. Aaliyah, this is neat and clean. Lahat ng tao ay may buhok, kaya tigilan mo ako, Mateo. Bumukha ka na dahil marami pa akong gagawin sa restaurant. Ayaw mo kong palisin, di ba? Gaano ba kalala ang pamumula ng itlog mo? Patingin nga ako. Hindi naman masyadong malala, Aaliyah. Pwede ka nang umuwi kung may gagawin ka pa. Pakasabi na lang sa kuya mo na pupunta ako mamaya sa bahay niyo para tikman ang bago niyang menu. You can go home now and thank you for your concern. Umisi siya kay Mateo. Kailangan ko pa rin i-check yan dahil baka mabaog ka. Di ba yun din naman ang concern mo? Come on, Mateo. Huwag ka nang mahiya dahil wala ka namang hiya, di ba? Kung kailan desidido na siya, saka naman ito urong ng urong. Gustong-gusto na niya umuwi kanina pero panay ang pigil nito sa kanya. Pati yung main door ay nilock din ng saraulo na ito dahil kailangan niya raw panagutan ang ginawa niya rito. Nang akmang lalapitan niya ito ay naglakad ito paatras. Nakataas kasi sa ere ang hawak niyang kutsilyo habang seryoso ang hilat siya ng kanyang muka. Lihim siyang natawa dahil mukhang baka kabawi na siya kay Mateo ngayong araw. Huwag mo na akong pahirapan pa, Mateo. Sumuko ka na lang dahil wala ka rin namang mapupuntahan pa. Palingalingapa ang saraulo sa paligid ng kwarto nito kaya naman napairap siya sa kawalan. Kung pinayagan na sana siya nito kanina na makauwi, hindi sana sila hahantong sa ganitong sitwasyon. Total naman marami na itong kasalanan sa kanya kaya oras na siguro para makabawi dito. Hindi kasi ito makalabas sa kwarto nito dahil nga bukod sa nilock ito, ni Mateo ay kinandado pa nito. Go home, Aaliyah. Hindi naman talaga namang magatong itlog ko eh. I was just pranking you. Anito sabay hagis ng susi sa kanya. Ikaw na lang magbukas ng pintuan, tapos umuwi ka na. Magpahatid ka na lang kay Mang Arturo para safe ka makauwi sa bahay niyo. Ang tinutukoy nitong Arturo ay ang personal driver nito. Umiling-iling siya. Prank pala ha? Pasensya ka na dahil hindi ako nagbibiro ngayon, Mateo. Biglang pumasok sa isip niya lahat ng mga ginawa nitong kagaguhan. Hindi niya maintindihan kung bakit paborito siya nitong asarin. Kahit gaano pa kaganda ang mood niya kapag nakita niya si Mateo ay automatikong nasisira ang araw niya. Ipinanganak naman itong normal ni Tita Jessa pero kung umakto ito, dahil ba nito ang may sakit sa pag-iisip? Hindi naman niya masabing may pinagdadaanan ang gagong ito para busitin siya araw-araw. Sadyang talent na talaga nito ang buskahin siya. Kaya sa araw-araw na pamumuhay niya para na din siyang may kakambal na kamalasan. Malas! Layuan mo ako! Yun ang lagi niyang usal kapag nakikita niya ang anino ni Mateo. Umalis ka na, Aaliyah! Can you please put down the knife you're holding? Pakiusap nito sa kanya. Magaling gumawa ng kwento ang baliw na ito kaya it's time for her to shine now. You know what, Mateo? These past few days, I have been so depressed because you always bully me. Pagdadrama niya. Siguro, oras na para tapusin ko na ang buhay mo para maging masaya na ako. Hindi naman siguro mahalata nila tita na ako ang may gawa kapag napahama ka ngayon, di ba? Sa tingin ko naman, wala din naman masyado maghahanap sa'yo eh. What do you think? Aaliyah, are you taking drugs? Bakit kung ano-anong pumapasok sa isip mo? Kadautan nitong tanong sa kanya. For your information, I'm not bullying you, woman. I was just protecting you from the strangers. Sinisiraan mo ako at hindi pinuprotektahan, Mateo. Yung lagi mong sinasabi na marami akong galis, alipunga, an-an at pigsa. Sa tingin mo natutuwa ako doon? At saka saan mo nakita ang mga sakit na yun? Kahit magubot, hubad ako sa harapan mo ngayon. Na isang butlig, wala akong makikita, no? Kugigil ka. Palibasa wala akong magawa sa buhay mo. Sana sinabi mo na rin sa kanila na mangkukulam ako at saka manananggal. Nalubos-lubos mo na sana, Mateo. Umismi dito. Fine. I'm sorry. I promise that I will never say that to all your sisters. Halatang hindi ito seryoso. Sumenya siya rito na lumapit ito sa pwesto niya. Lumapit ka nga rito para magkaintindihan tayo. Umiling-iling ito. No. Lumapit ka na, Mateo. Anya na kunway na ubusan na siya ng pasensya. Bilisan mo na dahil marami pa akong gagawin sa restaurant. Umalis ka na kasi kung may gagawin ka pa. Balikan mo na lang ako kapag wala ka nang gagawin. Di naman ako alis ngayon eh. Bakit ko naman gagawin yun? Para bigyan ka ng chance na makatakas? No. Nandito na ako kaya tatapusin ko ang mission ko. At yun ang tapusin ang kaligayahan ko? Ganun ba? Sa tingin mo ba magiging masaya ka kapag nanakit ka ng kapwa mo, ha, Aaliyah? Oo naman. Lalo na kung ikaw ang taong yun, Mateo. Napakasarap sa feelings kapag nabugbog kita.
Iho, nag-aaway ba kayo ni Aliyah? Sa Aling Lori ang nasa labas, ang isa sa mga tao nag-aalaga kay Mateo ng bata paandamulag na to. Iho, bakit nakalak ang pintuan mo? Nagkatinginan sila ni Mateo sa nakasaradong pintuan. We're not fighting, Yaya Gloria. Pasigaw na tugon ni Mateo para marinig na matanda ang boss nito. Nasusulo kasi ito samantalang siya ay malapit sa kanaroroonan ng pintuan. Ininuso niya ang pintuan. Buksan mo na, Mateo. Ikaw na. Ibinigay ko na nga yung susi sa'yo, di ba? Buksan mo na. Dahil baka mag-isip sila na masama sa atin. Bakit mo ba kasi nalock? Iho, ayos lang ba kayo dyan? Tanong ulit ni Aling Gloria. Ang tagal kasing kumilos ni Mateo kaya lalong nagdududa ang matanda. Ayos lang po kami. Nag-uusap lang po kami. Magkapanabay na sagot nila ni Mateo pero halatang hindi kumbinsido ang matanda. Kaya naman inihagis niya ulit ang susi kay Mateo. Buksan mo na kasi. Inis niyang utos dito. Oo na. Walang kalatoy-latoy na tumtugon sa kanya. Dahan-dahan pa ang sira ulo patungo sa pintuan sa pag-aakalang sasaksakin niya ito habang nakatalikod. Pasimple niya itinago ang kutsilyo sa ilalim ng kobre kama dahil baka pag-isipan siya ng masama ni Aling Gloria. Ano bang ginagawa niyong dalawa at natagalan kang pagbuksan ako ng pintuan? Tanong ng matanda nang mapagbuksan ito ni Mateo ng pintuan. Meron lang po kami pinag-uusapan, Yaya. Tugon ni Mateo sa matanda. Tinatanong po kasi ako ni Aliyah kung ano daw po ang mabisang gamot sa buni. Hindi raw po kasi matanggal ng ointment yung buni niya. Seryoso pa ang damulag na ito habang nagsasalita. Si Aling Gloria naman ay matama na nakikinig sa mga pinagsasasabi nito. Tumingin sa kanya sa Mateo na parabang sinasabi nito na sumang-ayon siya para hindi na ito mag-usisa pa. Right, Aliyah? Gusto niya itong batuhin ng kutsilyo pero hindi niya ginawa dahil palipat-lipat ang tingin sa kanila ng matanda. Ano siya, tanga para umami na may buni? Makinis at maganda ang balat niya kaya walang maniniwala na may buni siya. Ano bang ginawa mo at nagkaroon ka ng buni, Aliyah? Hindi kaya allergy lang yan? Tanong ni Aling Gloria sa kanya. Paniwalang-paniwala ito sa sinabi ng abnormal nitong alaga. Yaya, hindi lang po buni ang meron siya. Dahil sa sinabi ni Mateo ay pasimple niyang silipa ang binti nito. Yaya Gloria, nangangata rin po ang itlog ni Mateo. Kaya po, ipaglagay niyo rin siya ng dahon ng bayabas. Anya, sabay irap dito. Kung hindi po madadala sa dahon ng bayabas, dalhin niyo na po yan sa derma. O di kayo ipatabos niyo na lang po yung mga itlog ni Mateo. Sa bagay, huwag na lang po pala kayo mag-aksay ng panahon dahil patapon na rin naman ang buhay niyan. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa ni Mateo. Palabiro ka pala, iha, no? Anong palabiro? Seryoso kaya siya? Gusto niya mawala si Mateo sa landas niya at yun lang ang tanging paraan para mawala ito. Yaya, minsan po ba sa buhay niyo meron po kayong nakaaway? Tanong niya sa yaya ni Mateo. Wala naman. Kahit po ba minsan wala kayong nakaaway? Kahit isang beses man lang? Pangungulit niya pa. Wala naman. Pinagpala po pala kayo. Samantalang ako, kaakibat ko na yata ang kamalasan. Anya habang nakatingin kay Mateo kaya natawa ito. Minsan iniisip niya na lumipat na lang ng tirahan para hindi niya nakikita ang pagmumukha nito. Uwi na po ako, Aling Gloria. Huwag niyo pong gugutumin sa Mateo dahil inaatake po yan ang kabaliwan kapag nalilipasan ng gutom. Bago siya tuluyan lumabas ng pintuan ay napalingon pa siya sa gawin ng damuho. Nakangisi ito ngayon dahil nakaligtas nga naman ito sa parusa niya. Take care, Aliyah. Huwag ka mag-alala dahil pupunta ako mamaya sa bahay niyo. Sa susunod, huwag mo na akong dadalawin dito sa bahay, ha? Huwag kang pahalata na patay na patay ka sa akin dahil nakakahiya kay Yaya Gloria. Sarap sungal-ngali ng bunganga nito. Nakakainit ng ulo at nakakakulo ng dugo. Ni sa hinagap ay hindi niya pinangarap na makasama ang damulag na ito. Pagdating niya sa bahay nila ay inihagis niya ang daladala niyang bag kaya nagulat ang kuya Aaron niya. Goodness, Aliyah. Hindi ka ba pwede magdahan-dahan? Seryoso kasi ito sa pagtitipan ng laptop nito kaya hindi nito napansin ang pagdating niya. Saan ka ba galing? Akala ko ba masakit ang ulo mo? Eh bakit gala ka ng gala? Kumarap siya sa kapatid niya. Kuya, paano mo naging kaibigan sa Mateo? He's smart. And a friend you can count on, Aliyah. Mabait siya at seryoso sa ginagawa. We have the same attitude and that's the reason why we're best of friends. Maghanap ka na lang kaya ng ibang kaibigan, kuya.
Bigla itong huminto sa ginagawa at mabilis na napatingin sa kanya. Habang tumatagal kasi, mas lalo lumalala ang kaibigan mo eh. Bakit? Basta. Kapag hindi na magkaibigan ang dalawa, wala nang dahilan para pumunta pa ang damulag na yun dito. Hindi na siya nito aasarin at sisitahin sa mga bagay na gusto niya. Nag-away na naman ba kayo? Umiling siya. May ginawa ba siya sa'yo na karumal-dumal? Umiling ulit siya. Wala pala eh. You know what, Aliyah? Matulog ka na para malinawan yung utak mo. Kuya, tawag niya ulit sa kapatid niya. Ano na naman ba, Aliyah? Crush daw ni Mateo si Mang Rogelio. Napanganga ang kapatid niya dahil sa sinabi niya. Your friend is a dumb gay, kuya. Kaya pala napapansin ko na parang may lihim siyang pagtingin sa'yo eh. Koko sa'yo, iwasan mo na ang damulag na yun. Huwag ka na makapagkaibigan sa kanya dahil masasira ang buhay mo. Makakainga siya na maluwag kapag nawala na si Mateo sa landas niya. Ngayon pa lang parang gusto na niya magdiwang. Goodbye, damulag. Ano isang bahagi ng isip niya. Sigurado siya ipagtatabuyan ito ng kapatid niya at kapag nangyari iyon, wala na itong kakampi. Pati si Mang Adolfo, si Mang Tasyo, si Mang Nicanor at si Mang Ben ay pinagnanasahan ni Mateo, kuya. Nakakatakot siya. Hindi niya alam kung naniniwala ang kapatid niya dahil ang haba ng sinabi niya pero wala man lang itong binibitawan na salita. Bahala ka kung ayaw mo maniwala sa akin, basta binalaan na kita. Well, if that is the case, then I will talk to Mateo right now. Fine. Pinatatag niya ang boss para hindi siya nito mahalatang nagsisinungalin. Tawagan mo na lang ako kapag dumating na siya at ako mismo magpapatunay sa'yo na bakla ang kaibigan mo. Anya, sabay takbo papunta sa kwarto niya. It was almost 9 in the evening when Mateo's phone rang. Medyo inaantok na rin kasi siya kaya tinatamad na siyang tumayo. At isa pa, maaga pa siyang papasok sa kumpanya nila bukas. Bukas na rin kasi ang opening ng bago nilang branch, ang Santillan Cars, na bubuksan nila sa Quezon City. Well, he's the CEO of their own company, Santillan Cars Incorporated. By the way, he's Mateo Santillan, the only son of Jessa and Roger Santillan. Her parents were the owner of Santillan Cars Incorporated, one of the biggest and most reliable car companies in the Philippines. Seryoso siya pagdating sa pagpapatakbo ng kumpanya nila dahil malaki ang tiwala ng mga magulang niya sa kanya. His father is the president of Santillan's Cars Incorporated, while he is the CEO. Ang mama niya naman ay natili lang sa bahay nila dahil medyo seloso ang daddy niya. Ayaw daw nito na may mga lalaking napapatingin sa mommy niya kahit pa nga may edad na ang mga ito. Kahit may edad na ang daddy niya ay napaka-possessive pa rin nito kapag ang mommy niya na ang pinag-uusapan nila. Kinakatakutan siya ng mga taong nakapaligid sa kanya dahil kagaya ng daddy niya ay lagi din siyang seryoso. Makita pa lang ng mga itong bulto niya ay nagtatakbuhan na ang mga ito na para bang may nakakahawa siyang sakit. Minsan pa nga ay nanginginig ang ibang tauhan nila kapag kinakausap niya ang mga ito. Kulang na lang kapusin ang mga ito ng hininga at bumulagta sa harapan niya. Kilalang kilala din siya bilang isang magaling na racer dito sa bansa. Halos tinitingala at pinapangarap siya ng karamihan lalong-lalo na ng mga kababaihan. Sadyang isang tao lang ang walang pakialam sa kanya at yun ay si Aliyah Valdez. Ang babaeng gustong-gusto niyang asarin dahil napakabilis nitong mapikon. Ang kapatid ng best friend niyang si Aaron na laging galit sa tuwing nakikita nito ang anino niya. Wala pa man siyang ginagawa ay mainit na kaagad ang ulo nito sa kanya. Lahat ng tungkol sa kanya ay kinaiinisan nito kaya naman imbis na iwasan nito ay mas lalo niya pa itong nilalapitan. Hanggang sa ngayon ay ganoon pa rin ang sitwasyon nila ni Aliyah. Simula noon hanggang ngayon ay wala pa rin pagbabago. They were like cats and dogs. Kapag wala siyang ginagawa ay bigla na lang siyang napapadpad sa bahay ng best friend niya para lang asarin si Aliyah. Anytime naman ay welcome siya sa bahay ng mga ito kaya wala siyang problema kahit pumunta pa siya kahit alanganing oras na. Muling bumalik ang atensyon niya sa nagwawala niyang cellphone. Buti hindi napupudpud ang daliri ng taong tumatawag sa kanya ngayon. Shit! Hindi kasi nakasilent ang cellphone niya dahil ina-update siya ng mga tauhan niya tungkol sa magiging opening nila bukas. Nang sabihin ng mga tauhan niya na it was all set, especially the whole security, doon lang siya nakahinga ng maluwag.
Sigurado kasing dudumugi na naman ang mga mayayamang negosyante ang mga sasakyan nilang bagong modelo na sila pa lang ang unang maglalabas. Shit. Who the hell is calling to me at this time hour? Napabuga na siya ng hangin at maras na tumayo mula sa pagkakahiga niya sa kama. Naiinis siyang tinampot ang cellphone niya na nakapatong sa mini table niya. Ang aburido niyang muka ay napalitan ng ngisi matapos niyang matingnan kung sino ang tumatawag. The person who was calling right now is his best friend named Aaron Valdez, Aaliyah's brother. Ang nakatatandang kapatid ng babaeng sinasabihan niya lagi na may galis kahit wala naman talaga. Ang isa sa mga kaibigan niya na chef sa sarili nitong restaurant. Marami na rin branch yung restaurant ng mga ito dahil talaga namang seryoso ito sa buhay. Halos hindi na nga rin yata nagpapahinga ang kaibigan niya para lang mapalago ang negosyo ng pamilya nito. Dude, bungad niya mula sa kabilang linya nang pindutin niya ang answer button. Bakit ka napatawag? Nastorbo ba kita? Hindi naman. Sa katunayan, medyo bored nga ako ngayon eh. Pagsisinungalin niya pero ang totoo ay kanina pa gustong pumikit ng mga mata niya. Bakit? May problema ba? Meron. Hindi mo ba kayang solusyon ng mag-isa? Hindi eh. Pwede bang pumunta ka muna dito sa bahay namin sandali? May itatanong lang sana ako sa'yo. Bakit hindi mo pa itanong ngayon? Tanong niya kay Aaron. Confidential ba yan? Narinig niya mula sa kabilang linya na maring tumututol si Aaliyah na pupuntahin siya sa bahay ng mga ito na lihim niyang ikinatawa. Takot na takot kasi ang babaeng yun sa kanya dahil isa daw siyang demonyo na nagkatawang tao. Bakit ba kasi kailangan mo pa siyang papuntahin dito, kuya? Gabing-gabi na. Dami mo pang inistorbong tao. Will you shut up, Aaliyah? Kanina mo pa ako kinukulit sa ginagawa ko, di ba? So do me a favor, will you? Now, go back to your seat and relax. Narinig niyang singhal ni Aaron sa babaeng paborito niyang asarin. Ano ba kasi ang problema, pare? Nagtataka niyang tanong sa kaibigan niya. Bakit nito pinapagalitan ng kapatid nito? At bakit ayaw siyang papuntahin ni Aaliyah sa bahay ng mga ito? Ay, oo nga pala. Ayaw nga pala nito sa presensya niya. Hindi kaya may ginawang kabalustagan si Aaliyah at magpapatulong ang kaibigan niya sa kanya? Pero imposible din naman ang iniisip niya dahil alam niyang matunong babae si Aaliyah. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo sa cellphone lang. As I said earlier, can you come here to our house right now, dude? Huminga siya ng malalim. Oo naman. Malakas ka sa akin eh. Thank you. I will wait for you in the living room. Bye. Alright. Bye. Habang nag-drive papunta sa bahay ng best friend niya ay hindi niya maiwasang hindi mapangisi. Makikita niya na naman kasi sa Aaliyah. Hindi niya kasi alam kung bakit ang laki ng galit nito sa kanya. Alam niya kasi ang mga buladas na mga lalaking gusto makipaglapit dito kaya bago pa man makaporma ang mga iyon ay lagi siyang umeeksena. Yun siguro ang dahilan kaya halos isumpa siya nito na labis niya naman na ikinatutuwa. Good evening, sir. Magalang nabati sa kanya ng security guards na nakatoka ngayon sa subdivision kung saan nakatira ang matalik niyang kaibigan. Good evening to. Balik niyang bati sa bayingiti na matipid. Nakabukas naman ang entrance door kaya tumuloy na kaagad siya sa loob. Biglang naningkit ang mga mata niya na makitang palakad-lakad sa Aaliyah na tila hindi mapakali. Ano kayang ginawa ng babaeng ito? Mukha kasi lugmuk ang itsura nito ngayon eh. Samantalang magkakatabi naman sa upuan si namang Rogelio at Mang Tasio, ang mga taong katulong ni Aaron sa restaurant na tila aburido. Nandoon din si Mang Adolfo na isang hardinero. Si Mang Nicanor naman na isang karpintero. Si Mang Ben naman ay ang personal driver ng kaibigan niya na kulang na lang ay humilata na sa sofa kung saan ito nakaupo. May edad na kasi ang mga ito kaya nagtataka siya kung bakit hanggang ngayon ay gising pa ang mga ito. Ay, untag niya sa mga taong nandoon. Napansin niyang tila nagliwanag ang itsura ng mga taong nandoon maliban kay Aaliyah. Halata kasi nagulat ito na magsalita siya dahil bahagya pa itong napasigaw sa baylundag. May problema ba, Aaron? Tanong niya sa kaibigan niya pero ang atensyon niya ay nakatutok lang kay Aaliyah. Namumutla na kasi ito ngayon at hindi makatingin ng diretso sa kanya na ikinataas ng mga kilay niya. Nakapagtataka naman yata. Ang Aaliyah kasi nakilala niya ay laging masama ang tingin sa kanya. Daig pa kasi nito ang mga mata ng kwago kung makasulyap sa kanya. Eh bakit ngayon hindi nito magawa? There you are, Mateo. Saan ang kaibigan niyang si Aaron? Kumunot ang noon niya. Anong meron? May mahalaga kasi ako itatanong sa'yo. I want you to be honest with me, Mateo. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Totoo ba? Ang alin?
Nabakla ka? Wala nga bas nitong dahilan para umurong ang laway niya. Hindi niya kasi makapa kung anong susunod niyang sasabihin. Pati yata itlog niya'y umurong dahil sa sobrang hiya. Shit, na mag-sink in sa utak niya naging tanong nito ay napasagaw siya ng malakas. Who told you? Yan ba ang dahilan kaya pinapunta mo ko rito? Matagal na tayo magkasama, Aaron, di ba? Minsan ba napansin mong nagpapantasya ako sa kapwa ako lalaki? Parang gusto niya ingudmud sa lupa ang tao nagsabi kay Aaron na bakla siya. Totoo rin ba na puro matatanda ang mga tipo mo, Mateo? Pagpapatuloy nito sabay nguso sa mga matatandang lalaki na halos mga nakapikit na kaya napangiwi siya. Pati yung mga taong maghapon na nagtatrabaho ay nadamay pa sa kabaluan ng mga ito. Kuya, stop it! Pigil ni Aliyah sa kuya nito. Lanya, sino nagsabi sa'yo? Sabihin mo sa akin kung sino nagsabi sa'yo na bakla ako para masikmuraan ko. Sisikmuraan ko siya na 10 beses sa harapan mo kapag hindi niya napatunayan na bakla ako. Ang mga taong nandoon ay palipat-lipat ang tingin sa kanila ni Aaron at bakas sa mga mukha nito ang pagtataka. Biglang nabaling ang atensyon niya kay Aliyah na lapitan nito sa Aaron. Kalaunan ay hinatak-hatak nito ang laylayan ng damit ng kapatid nito. Si Aliyah ba nagsabi sa iyo na bakla ako ha? Tanong niya kay Aaron na ikinapit lang ng nakababata nitong kapatid. Bigla na naman ang laki ang mga mata ni Aliyah at kasabay noon ay ang palalaki pati ng mga butas ng ilong nito. Why me? Tumayo siya na diretso at tumalukip-kip habang nakatingin dito. She looks guilty for him. Pinalingan niya ang mga matatandang naroon. Magpahinga na po kayo dahil medyo malalim na po ang gabi. Ayon niya sa mga lalaking may edad na dahilan para tumayo na ang mga ito at isa-isa nang nagpulasan. Nang mawala sa paningin niya ang mga matatanda ay ibinalik niya ang paningin niya sa magkapatid. Aliyah told me that you're gay. Panimula ni Aaron. Nakita ko daw niyang nakatitig sa mga tauhan namin. Kaya naman pinapunta ko sila dito para makita ko kung ano magiging reaction mo. Inismiran niya si Aaron. Dinamay niyo pa yung mga matatanda sa kabaluan niyo. Tumingin siya kay Aliyah na ngayon ay halatang nagsisisi na. I'm gay ha? Gagawa ka na nga lang ng kwento, hindi mo pa ginagalingan. Wala nga akong sinasabi na bakla ka. Huwag ka na magpaliwanag dahil nangyari na mga dapat mangyari, Aliyah. Iniisip ko tuloy ngayon na baka gusto mo lang mahalikan kaya pinagkakalat mo na bakla ako. Gusto mo bang halikan kita ha, Aliyah? Hoy, di ko kailangan ng halik mo dahil busog na busog ako sa halik na Berting. Sino? Yung basurero mo boyfriend? Yung supot na tapos mabaho pang kilikili? Ano? Talaga naman na. May galis ka. May anghit siya. O diba bagay kayo? Maiwan ko na kayo dalawa. Magbangayin kayo dyan magdamag kung gusto nyo. Pahayag ni Aaron sabay alis bit-bit ang laptop nito. Sanay na kasi ito sa kanilang dalawa ni Aliyah. Bakla ka naman talaga eh. Nakakma magsasalita siya para sitahin si Aliyah ay bigla na lang itong kumaripas ng takbo paakyat. Kaya ang nangyari ay bahagya nitong nabangga si Aaron na naging dahilan para mapaupo ito sa hagdanan. Makakabawi din siya sa babaeng iyon sa ibang araw. Sabagay, mabilis din naman siyang makakabawi kay Aliyah eh. Ang branch kasi ng Santillan Cars Incorporated na bubuksan nila bukas ay harap lang na isa sa mga restaurant ng mga ito kung saan si Aliyah ang chef. Kaya ngayon, hahayaan niya na muna itong magsaya sa ginawa nitong paninira sa maganda niyang imahe. Dahil sa mga susunod na mga araw ay sisiguraduhin niya na ang babaeng galis na iyon ay mas lalo niya pang iinisin hanggang sa magmakaawa ito sa kanya. Hi, Aliyah galis. Kahit hindi lumingon si Aliyah ay alam na alam niya kung sino may-ari ng tinig na iyon. Maaga kasi siyang pumapasok dito sa restaurant niya dahil naglilinis muna siya bago siya mag-umpisang magluto. Mabuti na lang at wala pang katao-tao nang tawagin siya nito sa pangalan na paborito nitong itawag sa kanya. Hindi niya alam kung bakit nandito na kaagad ito ngayon samantalang alas 4 pa lang ng madaling araw. Mamaya pa kasing alas 9 ang bukas ng restaurant niya pero itong si Mateo nakapasok na kaagad na animoy magdanakaw. Sabagay, ano pa nga bang asahan niya? Best friend nga pala ito ng kapatid niya, kaya hindi na siya gaanong nagtataka. Kumakto kasi ito ay parang isa ito sa mga miyembro ng pamilya nila. Halos araw-araw ay nandito ang lalaki para lampintasan siya. Imagine, ang layo ng restaurant niya mula sa bahay nito pero nakakarating pa rin ang walang hiyang ito dito. Siguro, mamamatay ito kapag hindi siya nito nakita at naasar sa loob na isang araw. Snob ha? Anas nito, hindi niya kasi ito binati o tinapunan man lang ng tingin. Sigurado kasi iinit lang ang ulo niya kapag hinarap niya ito.
Miss Galis, can you get my order? Sa pagkakataong iyon ay hinarap niya na si Mateo habang nalilisik ang dalawa niyang mga mata. Uh-oh, you're scary, Aaliyah. Ang laki ng mga mata mo. Goodness. Bulalas nito. Bakit ba nandito ka na naman, ha? Sarain mo na naman bang araw ko, ha, Mateo? Hindi ka na ba talaga magbabago? Hindi ka ba talaga titigil sa kakatawag ng Galis sa akin, ha? Maganda naman, ha. Aaliyah, Galis. Ang ganda ngang pakinggan, eh. Kung ito tuwang-tuwa, siya naman ay inis na inis. Umayos ka rito sa restaurant ko. Dahil kung hindi, ipagkakalat ko na bak... Ipagkakalat mo na ano? Pinutol nito ang pagsasalita niya. Nabakla ako? Ipagkakalat ko na may lus-lus ka. Na yung itlog mo ay mas mahaba pa sa pagkalalaki mo. Pananakot niya pero parang hindi malang ito tinablan. Imbis kasi na matakot sa Mateo ay tumawa pa ito ng malakas na animoy kontrabida sa pelikula. Really? Oo. Paano mo naman nasabi may luslus ako? Siyempre, hahanapan ka nila ng ebidensya niyan. Ano ito? Ano ipapakita mo? Oo nga naman. Baka wala siyang maibigay kapag hiningan siya na ebidensya ng mga taong pagkukwentuhan niya na may luslus nga ito. Nang hindi ka agad siya makasagot ay nginisian siya nito. Ngising, malademonyo. Yung isi talaga nito'y nakakainis. Ngisi pa lang nito'y aatakihin ka na ng alta presyon mo dahil siguradong tataas ang dugo mo kapag ito ang kausap mo. Baka naman yung boyfriend mong si Bertie nga may luslus dahil sa kabubuhat niya ng mga basura. Umiling-iling pa ito. Kawawa ka naman. Magkakagusto ka na nga lang sa lalaki doon pa sa may luslus. Ibang klase ka rin eh, no? Ang laks ng trip mo, Aaliyah. Anong order mo? Dinatamad niyang tanong sa lalaking salot sa buhay niya. Pinili niya na lang na kunin ang order nito kaysa makipagtalo pa. Ipagluluto niya lang ito para makaalis na kaagad dito sa harapan niya pagkatapos nitong kumain. Yung pinakamasarap. Lahat ng luto dito masarap. Nakairap niyang sabi sa lalaking sumisipul-sipul pa na nimoy manyakis. Mukha kasi hindi masarap ang mga luto dito eh. Nagpalingali nga pa ito sa paligid. Mukha kasi bodega, tong restaurant mo. Matinding pagpipigil sa sarili ang ginawa niya para hindi niya ito masikmuraan. Ang restaurant kasi nila isa sa mga dinarayo ng mga tao. Bukod kasi sa masarap ang mga luto dito, hindi rin gaanong kamahal ang presyo ng mga pagkain na taliwas sa mga sinasabi ni Mateo. Abot kaya ang presyo pero dekalidad ang mga ito dahil halos buong buhay niya ikinugugol niya na sa pagluluto. Para kasi sa kanya, isang karangalan ang mapasaya ang lahat ng mga taong dumarayo dito para lang matikman ang pagkain na siya mismo ang nagluluto. Lahat din ay welcome dito at walang pinipili na antas ng pamumuhay. Mahirap man o mayaman ay welcome na welcome dito sa restaurant niya. Si Mateo lang talaga ang bawal dito dahil bukod sa nasisira ang araw niya, ang pangit pa ng mukha nito. Ang gago lang na ito ang nagsasabi na masasamang bagay tungkol sa restaurant niya. Kaya imposible ang sinasabi nito na hindi masarap ang mga menu niya. Sadyang salot lang talaga ito at inggitero. Si Mateo din ang pinaka-reklamador sa lahat ng mga customers niya. Ang tabang daw ng lasa ng mga pagkain na sineserve nila. Halatang kuripot daw may-ari nito dahil tinipid daw ang mga ingredients. Ang lagkit daw ng sahig nila. Yung bintana raw kadiri dahil ang dami sapot ng gagamba. Hindi rin magandang ambience nitong napili niyang lugar. Hindi niya alam kung bulag ba ito o duling para hindi nito makita ang kagandahan ng lugar. Ang dami nitong sinasabi at harap-harapan pa ito kung insultuhin siya. In short, ang pangit daw ng restaurant niya pati na may-ari nito. Ang malas niya raw dahil isinilang siya dito sa mundo para lang pagtawanan ng mga tao. Which is, ito lang naman talaga ang kaisa-isang tao na pinagtatawanan siya. Ang pangit niya raw kasi. See? Sinong hindi mabubwisit? Minsan naman sinasabi nitong halatang dubyot daw mga service crew niya. Sa bagay may galis daw siya kaya inaasahan na raw nitong ganoon din ang mga crew niya. Kung hindi nga lang masamang pumatay malamang matagal na itong nailibin. Siguro nga buto na ito ngayon eh. Minsan nga iniisip niya na maglagay ng bomba sa sasakyan nito para happy ending na eh. Kaya lang hindi naman siya ganoon kasama kagaya nito. Anong order mo? Bilisan mo na. Dahil mamaya marami ng customers dito kaya hindi na kita maas kaso. Saad niya rito sa tinatamad na boses. Talo niya pa ay nagluluksa dahil talaga namang nakakawala ito ng ganang kausap. Pinasadahan siya nito ng tingin mula sa ulo hanggang paa. Naghugas ka ba ng kamay kapag nagluluto ka ha, Aaliyah? Tanong nito na nakakadagdag lalo sa inis na nararamdaman niya. Ano akala nito, dugyot siya?
Ang mga tanong talaga nito ay nakakainit ng ulo. Kung alam lang nito na 3 times a day siyang maligo. Buisit na to. Baka nga daig niya pa ito pagdating sa personal hygiene eh. Ano sa palagay mo? Kapag kausap niya si Mateo, nawawalan talaga siya ng lakas. Para kasing hindi mo hinuhugasan yung mga kamay mo kapag nagluluto ka eh. Yung buhok mo parang ang lagkit-lagkit din. Kumunot pa noon ang pangit na ito. Aliligo ka ba ha, Aliyah? Kay babae mong tao, ganyan ka. Siguro yung mga customer mo dito naawa lang sa'yo, kaya napipilitan silang kumain. Wala bang tubig sa bahay niyo, Aliyah? Kung walang tubig sa inyo, pwede kang pumunta sa amin. Umakto pa ito na nagbubugaw ng invisible na langaw. Shit, ang dami langaw. Baka pati puwet mo, di mo hinugasan kapag nagbabawas ka ha. Utang na loob, Aliyah. Baguhin mo na yung cell mo, bulok. Tapos ka na? Oh, gusto ko itong batiin dahil lahat ng mga lumalabas sa pangit mong bibig ay tama. Total, ganoon naman palang iniisip nito sa kanya kaya sasakyan na lang niya ang trip nito. Nagkakasakit kasi ako kapag naliligo ako, Mateo. Simula kasi pagkabata, hindi talaga ako sanay na hinuhugasan tong puwet ko. Kaya sa tuwing nagbabawas ako, wala nang hugas-hugas pagkatapos. Dahil sinusuot ko na agad ang panty ko at saka nangihinayang din kasi ako sa tubig. Ganun talaga ang buhay at ayoko nang baguhin pa ang nakasanayan ko. Kulang na lang makita niya ang bagang nito sa lapad ng pagkakangiti nito. Hindi rin pala ako nagpapalit ng damit kaya siguro may mga panibagong buni na naman na tumutubo dito sa katawan ko. Umakto pa siya na kung may detalye pang nakalimutan. May nakalimutan pa pala ako, Mateo. Hindi rin pala ako nagpapalit ng panty ko araw-araw. Kaya nga ang dami ng sugat ng puwet ko eh. Paano? Nagpapalit lang ako kapag sobra na ang pangangati ng puwet ko. Habang nagsasalita siya ay walang emosyon ng mukha niya. Pagkatapos niya magsalita ay tumawa ng malakas. Ang gago sa harapan niya at halos umalingaw-ngaw iyon sa kabuuan ng restaurant niya. Kaya pala hindi ka nilulubayan ng galis mo eh. Look at your skin. Wala dito sa kinaupuan ko. Kitang-kita ko na rin yung mga libag mo. Leah. Langya, nandidira ako ngayon habang kausap ka. Nandidiri daw. Eh bakit hindi pa ito lumaya sa harapan niya? Anong pakala mo? Kung naiingit ka, gumaya ka. Try mo rin kayang gayahan ng style ko, Mateo. Promise, mag-enjoy ka talaga. Mahinala ang tinig niya dahil kung lalakasan niya ang boses niya, siya din na magiging kawawa sa huli. Para ano? Para layuan ako ng mga babae? No way! Ngumiti siya ng walang buhay rito. Gawin mo muna saka ka magreklamo. Sobrang saya kaya. Makakatipid ka na sa tubig. Makakatipid ka pa sa pera. Kapag si Mateo talaga ang kausap niya, ipakramdam niya ay tumatanda siya ng 10 taon. Umakto pa itong naduduwal. Sa lahat ng babaeng kilala ko, ikaw lang ang ganyan, Aliyah. Ay siguro walang naliligaw sa'yo. Nalambaho mo eh. Habang nagsasalita ito ay nakataas sa mga kilay niya. Kaya lalaking tao ay napakadaldal nitong buwisit na ito. Kalaunan ay huminga ito ng malalim. Bigyan mo nga ako ng kape, Aliyah. Gusto ko mainitan to sa mura ko dahil pakiramdam ko. Masusuka ako anumang oras eh. Wala kaming kape. Formal niyan tugon. Bakit wala? Aliyah Galiz, friendly restaurant. Ang pag-alan itong restaurant mo, diba? Bakit walang kape? Ibig sabihin hindi kayo friendly? Sold out na. Hindi naman ito cafe kagaya ng sinasabi na itong buwisit na ito dahil isa itong casual dining restaurant. Hinampas nito ang lamesa na parang tanga. Di pwede yun, Aliyah. Gusto ko ng kape. Sagot ko na yung mainit na tubig, Mateo. Sa labas ka nalang bumili ng kape na nakalagay sa sachet. Bumili ka na 1 dosena at pagtitimpla kita kahit hanggang sa malunod ka. Inutusan mo ba ako, Aliyah? Customer ako kaya sundin mo ang gusto ko. I want a coffee. Parang bata nitong sabi dahilan para samaan niya ito ng tingin. Kapag napuno talaga siya sa walang hiyang ito, isusugod talaga ito sa ospital ngayong umaga. Balak niya kasing buhusan ang mukha nito ng kumukulong tubig hanggang sa magtamo ito ng 3rd degree burn. Hindi mapigilan ni Mateo ang hindi mapangiti dahil ang babaeng kapatid ng best friend niya ay galit na naman sa kanya. Nagiinuman sila ngayon ni Aaron dito sa bahay ng mga Valdez. Imbes kasi na ang mga kasambahay ang utusan niya ay si Aliyah pang ipinatawag niya para lang utusan ng kung ano-ano. Aliyah, kamutin mo nga itong lukod ko. Di ko kasi maabot eh. Utos niya sa babaeng kasi laki na yata ng ilong ng unggoy ang butas ng ilong nito. Silang dalawa lang ang tao dito sa garden dahil pumunta sa banyo si Aaron sandali. Kaya naman may pagkakataon na naman siya na inisin ng kapatid nitong asartalo palagi. Sundin mo na lang gusto ko. Titingin ka pa ng masama eh. Bilisan mo na dahil sobrang katina ng likod ko.
anya sa babaeng kanina pa matalim ang tingin sa kanya. Ang kapal naman ang pagmumukha mo, Mateo. Ano ka, may katulong? Hindi ka pa ba uuwi? Umuwi ka na dahil wala ka namang kainuman na. Hindi na yun babalik sa kuya kaya lumayas ka na din. Sarap mong sikmuraan hanggang sa sumuka ka ng dugo eh, no? Araw-araw na lang halos nakatambay ka rito. Eh di, tumambay ka rin sa bahay bukas. Kung gusto mong tumira doon ay ayos lang. Alam ko naman na naiinggit ka sa akin kaya naunawaan ko nararamdaman mo, Aliyah. Ramdam kita kaya kumalma ka. Alam mo bang gusto ko tambugbugin sa tuwing nakikita kita, ha? Kunway, pinalamlam niya ang mga mata niya. Grabe ka naman, Aliyah. Sama naman ang ugali mo. Bakit ba lang ka nagalit mo sa akin? Ano bang ginawa ko sa'yo para magalit ka ng ganyan? Napakalupit mo naman sa akin. Ganito na lang ba tayo habang buhay? Matatanda na tayo kaya dapat hindi na tayo nag-aaway. Ano ka ba? Dapat mahalin mo ang kapwa mo. Dahil nasa batas yan. Huwag kang mapanakit dahil hindi yan tama. Ang pananakit sa kapwa ay hindi ka tanggap-tanggap. Baguhin mo na yung ugali mo sa sarili mo. Bakit kaya hindi mo tanungin niya sarili mo? Tanungin mo ang sarili mo kung bakit sa tuwing nakikita kita, gustong gusto kitang kainin ang buhay. Wala akong idea, Aliyah. Sa totoo lang, napakabait kong tao. Sa buong buhay ko, wala man lang ako nakaaway o nakasagutan man lang. Itinuro niya pa ang dibdib niya. Kahit buksan mo to ngayon, sigurado makikita mo rito ay puro kabutihan. Pagpapasensya at pagmamahal lang ang nilalaman nito. Ganun ako kabuti, Aliyah. Umigkas ang kilay nito. Oh naman, hindi ka ba nahihiya dyan sa mga pinagsasasabi mo? Huwag ka nga magkunwari, ano ka banal? Walang bakas na mabait ka kaya manahimik ka. Dukutin mo yung itlog mo eh. Nagigigil ako sa'yo. Naku, kung hindi ka lang matalik na kaibigan ng kapatid ko, baka matagal ka nang nabaog. Nagigigil ako sa itlog mo, Mateo. Ikinayom nito ang dalawa nitong kamao na tila ba gigil na gigil. Kung hawak lang siguro nitong itlog niya, malamang ay kanina pa humiwalay ang egg yolk niya sa egg whites. Lagi na lang nitong napapansin ang nananahimik niyang alaga. Bakit ba lagi mo nalang pinag-iinitan tong mga itlog ko, Aliyah? Bakit ba hindi mo nalang kasi aminin na gustong gusto mong makita at matikman tong alaga ko pati na rin tong itlog ko? Mabilis naman ako kausap kaya papayag naman agad ako kapag hiniling mo eh. Mapagbigay naman ako at saka mabilis makaintindi. Nagmamadali itong nilapitan siya at pagkatapos ay piningot nito ang tanga niya. Ang kapal na mukha mo! Nakakainis yung mukha mo! Sarap mong pukpukin ng batuta hanggang sa magkalasog-lasog ang mga buto mong lalaki ka! Lahat na yata ng uri ng pagbabanta ay sinabi na nito sa kanya. Aray ko naman! Baka mapunit na itong mga tenga ko, Aliyah! Dain niya pero hindi ito nakinig dahil mas lalo pa nitong nilakasan ang pagpingot sa kanya. Kawawa naman siya kapag ito ang naging kasintahan niya. Baka araw-araw ay magkapasa siya kung ganito lang ang gagawin nito sa kanya lagi. Kapag hindi mo inalis yung mga kamay mo sa tenga ko, hahalikan kita! Anya na may kasamang pagbabanta kaya para itong napaso dahil ang bilis nitong lumayo sa kanya na ikinangising niya. Naniwala ka naman. Hindi kita kayang halikan, no? Dalambaho ng kilikili mo. Saka lalapit mo kay Berting, nahawaan ka na. Ayan, dalawa na kayong may baktol. Dugtong niya pa, sabay tawa ng malakas. Ang Berting na tinutukoy niya ay boyfriend daw nito. Pero ilang buwan na niya itong sunusubaybayan ay wala naman siyang napansin na kakaiba sa mga kilos ng babaeng ito. Basurero daw ang Berting na iyon kaya kapag araw na nang kuhanan ng basura, ilihim siya nagmamatsyag pero wala naman siyang napatunayan na totoo ang ipinahayag nito kailan lang. Hindi rin siya naniniwala na nakatira ang lalaki iyon sa Amerika. Eh ano naman kung may baktol siya? At least, mabuti ang kalooban niya. Pwede ko naman siyang bilhan ng deodorant para mawala ang putok niya. Napangiwi siya sa sinabi nito. Hindi niya kasi ma-imagine na may babae siyang makakasama na may amoy ang kilikili. Kapag may nakasama siya ngayon na ganoon ang sistema ay baka kinabukasan ay nasa emergency room na siya dahil sa walang tigil na pagsusuka. Huwag naman sana siyang matukso. Alam ba ni na tito at tita na may boyfriend kang may baktol ha, Aliyah? Para nagulat ito sa sinabi niya. So, hindi nila alam? Sa madaling salita, kami palang ni mommy ang pinagsabihan mo na may boyfriend kang dangerous species? Hindi ko pa sinasabi dahil baka mabigla sila. Pero sasabihin ko rin naman sa kanila ang tungkol doon. Naantay ko lang naman na maging handa si Berting bago ko sabihin sa mga parents ko ang relasyon namin. Nakangawi nitong sabi sabay kamot sa noon nito. Gusto mo ba tulungan na kita para hindi ka na mahirapan? Shut up! Bulyaw nito pero agad ding nagpreno. I mean, saka na. Sasabihan na lang kita kapag kinailangan ko ang tulong mo. Ngumisi siya.
Fine. Napipilitan niyang ani, kunwari. Kumutin mo na lang itong likod ko para hindi ko sabihin sa kanila ang mabaho mo ang sekreto. I mean, alihin mo. Mukhang ayaw nitong sundin ang utos niya base sa reaksyon ng mukha nito. Bilisan mo na, Aaliyah. Oo na. Parangas nitong itinaas ang damit niya at agad na kinamot ang likod niya. Ipaba mo pa, Aaliyah. Yan, nadali mo. Itas mo pa ng konti. Sige pa. Ang sarap naman. Pagpatuloy mo lang yan, Aaliyah. Ipaba mo. Itaas mo. Yan. Sa bandang gilid. Yun, no? Galing mo talaga, Aaliyah. Hindi naman talaga makataan lukod niya. Sadyang gusto niya lang itong pagtripahan dahil ang ikli ng pasensya nito. Kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, alam niyang nakairap ito habang kinakamot ang lukod niya. Makati pa ba? Tamad nitong tanong sa kanya. Aaliyah, malinis ba yung mga kamay mo? Oo naman. Bakit? Dugit ba ako sa paningin mo? Kung ganun, pwede bang kamutin mo rin itong puwet ko? Ang katirin kasi. Sa pagkakataong ito ay hinampas na nito ang likod niya kaya napaliyad siya. Kahit kailan talaga napakasadista mo. Hindi lang ako sadista kundi magiging killer din ako kapag nagtagal ka pa dito sa bahay namin. Yampot mo na yan, kakamutin ko yan sa pamamagitan ng tenedor. At hindi kita titigilan hanggat hindi lumalabas ang almoranas mo. Hindi lang yun ang gagawin ko dahil bala ko rin puto. Nag-aaway na naman ba kayo? Napahinto si Aaliyah sa pagbabanta sa kanya dahil dumating na ang kapatid nito. Daig niyo pang aso't pusa. Dude, may tatanong ako sa'yo. What is it? What if may baktol ang girlfriend mo tapos walang tawas o kahit na anong deodorant na maaaring makatulong sa kanya? Anong gagawin mo? Titiisin mo ba ang amoy niya hanggang sa makasanayan mo nila ang lahat? O hihiwalayan mo kaagad siya hanggang sa nakakahinga ka pa? Sigaw pa ito ng sigaw na parang tanga kaya tinignan niya ito nang wala ekspresyon ng kanyang muka. Ano nangyayari? May sunog ba? Ang mga kasambahay tuloy nila na medyo may edad na ay sabay-sabay na lumabas mula sa mga kwarto nito. Halatang naalimpungatan ang dalawa dahil sa pagsigaw ng walang hiyang si Mateo na ito na walang ibang ginawa kung hindi ang perwisyuhin ang buhay ng mga taong nananahimik. Kung hindi lang talaga masamang magsayang ng grasya ay kanina niya pa sana ibinuhos ang kape na iniinom niya sa pagbumuka ng walang hiyang ito. Naku, ikaw lang pala iho. Akala namin si Sir Aaron na nagsisisigaw dahil may magnanakaw na nakapasok. Wika ni Aling Osang kay Mateo. Kinabahan tuloy ako ng gusto. Nagtataitay pa naman ako kapag nagugulat. Dagdag pa nito habang hawak-hawak ang puwet nito na tila anumang oras ay handa itong magpasabog. Ako nga, tumalsik yung kaluluwa ko eh. Wika naman ni Aling Marina habang bit-bit nitong arenola nito. Marahil ay umiihi ito nang marinig ang sigaw ni Mateo. Napansin niya kasi na basa ang pajama ng matanda na bumunga dito sa kanila. Sana nga'y pinukpok nito ng arenola ang ulo ni Mateo. Kaso hindi nito ginawa. Masyado kasing mababait. Pasensya na po kayo sa akin, Aling Osang at Aling Marina. Medyo energetic lang po ako ngayon dahil si Aaliyah ang unang bumungad sa akin. Palusot ng damo kaya napairap siya sa hangin. Hindi niya kasi maintindihan ang kapatid niya kung bakit binigyan ito ng access dito sa bahay nila. Ngayong hindi naman ito parte ng pamilya. Umalik na po kayo sa kwarto niyo at pagpasensyahan niyo na lang po si Mateo. Paghingi niya ng paumanhin sa dalawang matanda. Tumango naman ang dalawa habang napapakamot na bumalik sa sarili nitong mga salid. Nakita mo na kung ano ginawa mo ha? Nakita mo na? Ang hina lang naman ang boses ko, diba? Bakit kayo sila nagising? Tanong ni Mateo na parabang takang-taka pa ito kung bakit nagising ang dalawa. Hi, good morning nga pala sa'yo, Aaliyah. Pasensya ka na at ngayon lang kita nabati. Halatang nagpapapansin talaga ito sa kanya. Mas nauna pa ang pambubwisit nito kaysa batiin siya kanina. Ano yung kinakain mo? Hindi mo ba alam ang salitang share, Aaliyah? Ang sarap talagang black ay yan na lalaking ito. Obvious naman na tinapay ang kinakain niya, nagtatanong pa. Aaliyah, wala ko mang balak na kausapin ako. Ano ba talaga ipinunta mo dito, Mateo? Pabalik niyang tanong dahil hindi ito tumitigil sa kakasalita at baka sa pagkakataong ito ay buong pamilya naman niya ang magising. Nagila ito ng upuan at umupo sa harapan niya. May gagawin ka ba mamaya? Pinasadahan niya ang kabuuan ni Mateo. Ngayon niya lang napansin na butas-butas pala ang suot nitong damit. Yung dalawang nipples nito ay nakasilip dahil eksaktong may butas ito roon. Ganoon din sa pusod nito. Ano kayang utak meron ang kaibigan ng kapatid niya? Di kaya may sakit na ito dati pa at ngayon lang lumalabas sa mga sintomas?
Gusto niya sanang sitahin ito kaya lang pinigilan niya ang sarili dahil hindi niya naman dapat pinapakaalaman ang buhay ng baliw na ito. Ano, may gagawin ka ba? Sasama ka ba sa akin kapag niyaya kita? Sunod-sunod na itong tanong pero hindi niya ito sinagot. Alam ko naman na sasama ka eh. Base sa itsura mo ngayon, mukhang pinaplano mo na sa isip mo ang pwede natin gawin kapag tayo na lang dalawang magkasama. Huwag kang ganyan, Aaliyah. Kung may binabala ka, huwag mo nalang ituloy dahil mahihirapan ka lang. Mayabang nitong sabi kaya naman paulit-ulit siyang napairap sa kawalan. Marami akong gagawin. Sagot niya habang naglalagay ng palaman sa tinapay niya. At saka wala akong balak na sumama sa iyo. At kung may pinaplano man ako sa isip ko, ayun ay kung paano kita mapapatahimik habang buhay. Dagdag niya pa. Imbas na ma-offend ito ay humagalpak pa ito ng tawa. Yung mga gagawin mo mamaya, ipagpaliban mo na muna. Pwede mo pa naman balikan yan pagkatapos natin eh. Basta na lamang nitong kinabing ang tasty bread sa harapan niya nang hindi man lang nagpapaalam. At bakit ko naman ipagpapaliban? Masungit niyang tanong dito na ano'y may mga bata sila na nag-aagawan ng palaman. Ano ba? Maghintay ka nga! Angil niya rito. Hindi pa kasi siya tapos kumuha pero itong buwisit na ito akala mo'y gutom na gutom. Halos ubusin mo na kasi eh. Parang ayaw mo kasi akong bigyan. Unti lang kasang kunin mo. Napakakuripot mo talaga. Kung makapagreklamo pa ito, akala mo ito ang bumili. Ang tigas talaga ng mukha na lalaking ito. Ako ang bumili nito kaya wala kang pakialam kahit ubusin ko to, no? Paingi ako. Di pa ako nag-aalmusal eh. Ipinaubayan na niya rito ang palaman na nakalagay sa garapon. Hindi dahil sa naawa siya rito kundi baka sumakit ang tiyan niya. May mahalaga tayong pupuntahan mamaya. Nasiguradong pareho tayo mag-enjoy, Aaliyah. Nakangisi na naman itong sabi na tila isang manyakis dahil nakalabas pa ang dila nito. Marami akong gagawin ngayon. Mamaya, bukas at sa mga susunod pang mga araw, Mateo. Kaya kung hindi mo mamasamain, ay pwede ka na umuwi pagkatapos mo ubusin yung kinakain mo dahil sobra-sobra na ang permission dulot mo dito. Aaliyah. Kaya ngayon palang umuwi ka na dahil wala kang mapapala sa akin. Ang totoo niyan, wala naman talaga siyang gagawin ngayon dahil araw ng pahingan niya. Sadyang ayaw niya lang talaga makasama ang lalaking nasa harapan niya dahil baka matagpuan na lang itong duguan ng mga magulang nito kapag hindi siya nakapagtimpi. Sumama ka na? Pamimilit pa rin ito. I assure you that you will enjoy it, Aaliyah. Tumaas baba pa ang kilay nito sabay kagat labi ng paulit-ulit. Piling pogi. Iyoko, kaya huwag kang makulit. Kumalma ka at intindihin mo muna ang sinasabi ko, Aaliyah. Nandito ako ngayon hindi para makapag-away kundi para iyayain ka mag-enjoy. Napansin ko kasi na lagi kang pagod sa trabaho kaya nakaisip ako ng magandang paraan kung paano ko malilibang. Kahit pa paano. I mean, tayong dalawa pala. Nai-enjoy ko ang buhay ko kapag wala ka sa tabi ko o sa paligid ko. Inabot niya natitirang taste at palaman kay Mateo. Bit-bitin mo na ito lahat para makauwi ka na. Doon ka na lang sa bahay mo mag-almusal dahil hindi ka welcome dito. Kung kulang pa yan sa iyo, dalhin mo na rin yung laman ng kaldero at kawali namin. Basta mawala ka lang sa paningin ko. Kaya ako pumunta rito dahil nabalitaan ko na may bagong bukas na turo-turo dyan sa labasan. Pagpapatuloy pa rin ito at hindi pinansin ang pagtataboy niya. Mura lang daw pero masarap kaya pinipilahan. Tara, puntahan natin mamaya, Aaliyah. Lahat ang kakainin mo ako magbabayad kaya huwag ka na magdalawang isip na sumama sa akin. Ano kaya nakain na lalaking ito? First time kasi siya nitong niyaya eh. Hindi kaya may kapalit ang pagyaya nito sa kanya? At ano naman kaya iyon? Kung ano man iyon, siguradong hindi iyon maganda. Kamalasan pa naman lagi ang dala nito. Marami akong gagawin ngayon kaya iba na lang iyayain mo. Aaliyah, pero imbes na madismaya ito dahil sa hindi niya pagpayag ay umisi pa ito. Naisip niya tuloy kung paano ito natitiis na pagkasamahan ng kapatid niya gayong hindi naman ito nakabubuti rito. Kahit kailan talaga, ang arte-arte mo. Kung na nga ito niyayaya, ikaw pa ito nagmamatigas. Mabuti sana kung maganda ka, eh hindi naman masyado. Nainis tuloy siya sa huli nitong sinabi kaya tinangka niya itong batuhin ng garapon. Oh, ayun ka na naman. Puro na lang pananakit ang alam mo. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na pilitin mo ako? Saka, tingnan mo nga yung itsura mo. Ano yan, bagong pauso? Kung babae ka lang, malamang naghahasa ka na dahil dyan sa suot mo. Uy, concern siya sa'kin. Siguro may gusto ka talaga sa'kin, oh. Pero para hindi ko mapansin, dinadaan mo sa kasungitan. Pwede mo naman ako ligawan kung talaga may gusto ka sa akin eh. Habang nagsasalita ito ay nakatingin lang siya sa bibig nitong walang tigil na akala mo'y puwet ng manok. Siguro kapag sinungal niya ito habang buhay itong mananahimik.
Ngayon pa lang sabihin ko na sa iyo mga ayaw at gusto ko para hindi ka na masyado mag-effort. Total, best friend ko naman ang kapatid mo kaya hindi na katagaan ng pahihirapan. Hindi ako magkakagusto sa iyo, no? Singal niya sabay katok ng tatlong beses sa lamesa. Huwag naman sana siyang matukso. Itaga mo yan sa bato. Pus, di nga. Imposible yun, Aliyah. Kala mo siguro hindi ko napapansin niya, simple mong pasulyap-sulyap sa akin, no? Elementary ka pa lang, alam kong may lihim ka ng pagtingin sa akin. Ha, talaga? Paano mo nasabi? Paano ko nasabi? Nasabi ko yun dahil malakas ang pakiramdam ng mga guwapong katulad ko. Ay, hindi mo ako maluloko, Aliyah. Kanina mo pa nga tinitingnan tong utong ko eh. Kulang na nga lang sabihin mo sa akin na gusto mong dumede eh. Eh kung sampalin ko kaya yung mukha mo nitong suot kong tsanelas? Paano hindi niya mapapansin eh buong dibdib nito ay nakalabas? Gusto mo bang dumede? Oo, lapit ka rito. Sabi ko na nga ba eh. Nakangisan itong sambit sabay lapit sa kanya. Paglapit na paglapit nito ay kinurot niya ng malakas ang dalawang utong nito na nakalabas kaya napahiyaw ito sa sakit. Aliyah, dahan-dahan lang. Shit, ang sakit. Virgin pa ako. Pagundinan. Aha. Hiyaw nito na akala may ginagalaw niya. Hindi tuloy nila namalayan ang pagdating ng kapatid niya. Masyado kasing skandaloso si Mateo na akala may nilalapirot niyang itlog nito. What the heck? Ang akin niyo naman maglambingan? Sata sa kanila ng kapatid niya. Mabilis niyang binitawan ang utong nitong namumula na pala at pagkatapos ay bahagyan niya itong itinulak. Hey dude! Nabulaho ka ba? Grabe kasi itong kapatid mo, kulang nalang gahasain ako. Sinabi ko na mataas ang respeto ko sa kanya kaya ayoko pero ayaw talaga magpapigil eh. Thanks, because you saved me from your sister. Ano na naman ba to, Aliyah? Bakit ako na naman nakita mo? Bakit hindi ang kaibigan mo ang pagsabihan mo? Tingnan mo nga yung suot niya. Kulang nalang butasan niya yung short niya sa bandang gitna para makita kong pagkalalaki niya. George, uso kasi ito ngayon. Katwiran ni Mateo. Masyado lang talaga malisyosa yung kapatid mo kaya kung ano-anong nakikita. Kinurot niya ang hita nito sa sobrang gigil. Nakita mo, dude? Sinasaktan niya ako dahil lang hindi ko maibigay yung gusto niya. Kapag nainis ako sa kapatid mo, pagbibigyan ko talaga to. Lagi na lang kayo nag-aaway. Hindi na ako magtataka kung balang araw kayo rin na magkatuluyan. Napatitig sa kanya si Mateo dahil sa sinabi ng kapatid niya kaya tinaasan niya ito ng kilay. Siguro kapag gumanda pa ng konti itong kapatid mo, magugustuhan ko to kahit papano. Medyo nakaka-turn off lang kasi talaga yung galis niya. Ilang beses ba niyang sasabihin sa walang hiyang ito na wala siyang galis? Marahas siyang tumayo at pinamewangan niya ito. Halos isang dangkal na lang din na layo ng mga mukha nila. Kapag hindi ka pa umalis ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka na makikilala ng pamilya mo, Mateo. Tatapusin ko talaga ang buhay mo sa parang hindi mo magugustuhan. Mariin niyang banda pero nginisian lang siya nito na tila isa itong diablo. Sa halip na lumayo ito ay mas lalo pa nitong inilapit ang sarili sa kanya dahil hinawakan pa nito magkabila niyang braso. Aba, hindi na makatiis tong kapatid mo, dude. Nakita mo naman kung paano niya ilapit ang sarili sa akin. Hindi ako nauna kung hindi siya, kaya wala akong kasalanan. Sa pagkagilalas niya ay bigla na lang siyang hinalikan ni Mateo sa mga labi niya at bago pa man niya ito sitahin ay mabilis na itong nakatakbong palabas. Kuya, why did you let him kiss me? Hindi mo man lang basisitahin ang kaibigan mo? Binastos niya ako sa harapan mo, kuya. Wala ka man lang magagawin sa siraulong yun. Nagkibit balikat lang ang kapatid niya na tila walang nakita bago siya nito nilayasan. Shit! Mura niya. Ang walang hiyang iyon. Yari talaga ito sa kanya dahil ninakaw nito ang first kiss niya. Manda ka sa akin, Mateo. Mamamaga talaga yung uso mo kapag nakita kita ulit dito sa pamamahin namin. Galit na ani niya sa isip. Habang kumakain si Mateo ng almusal sa bahay nila ay hindi niya maiwasan na hindi mapangiti dahil sa nangyari kani-kanina lang. Mabuti na nga lang at mag-isa lang siya rito sa kusina ngayon dahil kung hindi ay malamang pinag-isipan na siya ng mga ito na nababaliw na siya. Ginutom kasi siya dahil sa ginawa niyang paghali kay Aliyah kanina. Ang dami niyang tasty bread na naubos sa bahay ng mga ito pero tila hindi malang siya nabusog. Alam niya magagalit na naman sa kanya si Aliyah kapag nagkita ulit sila nito dahil sa ginawa niya pero syempre kaya niya naman ito lusutan. Ang cute kasi ng babaeng iyon kapag nagagalit eh. Ang lapad yata ng ngiti mo, iho. May maganda bang nangyari? Babae ba ang dahilan? Tanong ni Yaya Gloria na kauuwi lang galing sa palengke. First time yata kitang nadat na maliwala sa mukha. Si Aliyah ba ang dahilan?
Si Yaya Gloria ang taong nag-alaga sa kanya noong maliit pa siya. Kahit nga ngayon na malaki na siya, inaalagaan pa rin siya nito. Kaya naman itinuturing niya ito na pangalawang ina. Nagkibit-balikan siya at mabilis na binura ang ngiti na nakapaskil sa mga labi niya. Paano niyo po nasabi na si Ali ang dahilan niya, Yaya? Ah, hindi ba siya ang dahilan? Akala ko siya eh. Yaya, ang pangit po ng babaeng yun kaya malabong siya maging dahilan ng pagngiti ko ngayon. Ang daming pera ng pamilya niya pero yung galis niya hindi niya may pagamot. Isa pa, ang taas ng pride ng babaeng yun. Sabi ko pa nga dadalhin ko siya sa kaibigan kong dermatologist pero siningalan niya ako. Kala mo naman asit niya yung pagiging galisin. Kakadiri. Kumunot ang noo ni Yaya Gloria. Wala naman ako nakikitang galis nung pumunta siya dito ah. Ang ganda nga ng balat ng batang yun eh. Baka naman yung sinasabi mong galis eh, pantalang iho. Wala naman talagang galis ang babaeng iyon dahil ang balat noon ay parang pang-artista. Sadyang nakukyutan lang kasi siya sa kapatid ng kaibigan niya kapag naiinis ito sa kanya. Asa rin man niya ito o hindi ay iisa lang ang tingin ito sa kanya, na isa siyang masama at nakakainis na nilalang. Mabilis siyang umiling-iling. Alam ko po ang nakita ko, Yaya. Di pa po malabo ang mga mata ko kaya alam ko po kung anong nakikita ko. Giit niya. Sadyang marumikas talagang babaeng yun sa katawan. Alam niya kasi natutoksuin siya sa oras na malaman ng mga ito na ninakawan niya ng halik sa Aliya. Balahura po ang babaeng yun, Yaya. Isa pa, hindi ko po yun pinapansin. Pumupunta lang po ako sa bahay nila dahil kaibigan ko ang kapatid niya. Pagpapatuloy niya. Gustong gusto ko nga ang batang yun para sa iyo eh. Abay, ano pa ba nga hanapin mo sa kanya? Ligawan mo kaya? Huwag mo nalang pansinin yung galis niya kung meron man. Ang isipin mo ay yung future mo kasama siya. Mas gugustuhin ko pa siyang siya ang makasama mo kasi sa mga babaeng pumupunta rito na makikinis nga ang mga balat pero wala namang alam. Pahayag nito saka hinarap ang mga pinamili at tinugasan na sa sink. Madali lang naman magamot yun iho. Isa pa hindi naman iyon nakakahawa. Tingnan mo nga yung aso ng kapitbahay namin. Marami din namang galis yun pero nadala sa ligo. I doubt it, Yaya. May luga din po ang babaeng yun. Agad nitong pinatay ang tubig sa faucet at agad na napalingon sa gawin niya. Isa po yun sa dahilan kung bakit ayaw na ayaw ko sa babaeng yun. Ang baho niya po kasi. Sa tuwing pupunta nga po ako sa bahay nila, niiwasan kong makatabi sa upuan yun eh. Yung mga tingin ng yaya niya sa kanya ngayon ay halatang hindi ito naniniwala. Matagal na kasi nitong kilala si Aliya kaya malamang sa malamang ay hindi talaga ito basta-bastang maniniwala. Akit na po muna ako sa kwarto ko para makapagpahinga. Huwag niyo pong dibdibin mga sinabi ko at huwag niyo rin pong sasabihin ang tungkol sa bagay na iyan dahil baka sabihin na naman po noon ay pinapakalaman kong buhay niya. Anya at walang lingon-likod na umalis mula sa kusina. Huwag naman sanang tawagin ni Yaya Gloria sa Aliya para kumpirmahin kung totoo ba talaga ang mga sinabi niya. Medyo close pa naman ang dalawa kaya 50-50 ang mga maaari mangyari. Pagdating niya sa kwarto niya ay dumiretso siya sa banyo at taligo habang malapad na nakangiti dahil magkikita na naman sila nito. Nagbihis siya ng maayos dahil babalik siya sa bahay ng mga ito dahil may pag-uusapan daw sila ngayon ng kaibigan niya. Lagi na lang sila nag-uusap ng kung ano-ano na wala namang katuturan. Minsan kasi si Ali ang dahilan kaya siya pinatatawag ng kaibigan dahil ang babaeng iyon kung ano-anong masasama ang sinasabi nito tungkol sa kanya. Kagaya na lamang nung nakaraan. May hinala daw kasi ang babaeng iyon na bakla siya dahil nahuli daw siya nitong tumititig sa mga trabahador nitong mas matanda pa yata sa Kalabaw. Alam niya kasi nagising na sa mga oras na ito si na Tita Malu at Tito Joel, ang mga magulang nina Aaron at Aliyah. Kaya kailangan niya magbihis ng maganda na hindi kagaya ng suot niya kanina. Nang masigurong maayos lang itsura niya ay agad siyang lumabas at lumulan ng sasakyan niya. Kampante siya na hindi siya masasaktan ni Aliyah ngayon, lalo pat alam ng mga magulang nito na kagaya ni Aaron ay maganda rin ang samahan nilang dalawa. Pagdating niya sa bahay ng mga ito ay ginala niya ang paningin sa labas ng kabahayan. Hinahanap kasi ng mga mata niya ang babaeng hinalikan niya kanina dahil baka bigla na lang siya nitong suguring patalikod. Good morning, iho. Pati sa kanya ni Mang Kadjo, ang personal driver ni Tita Malu. Si Sir Aaron bang hinahanap po? Opo, nasan po ba siya? Tanong niya rito. Nandun na mag-anak sa kubo, iho. Mukhang seryoso ang pag-uusapan nila kaya umalis na muna ako. Tugon ito. Meron kasing kubo sa likod ng bahay ng mga Valdez na ipinagawa nila Aaron noong nakaraang linggo.
Doon sila nito tumatambay kasama pang ilan sa mga kaibigan nila, lalo na kapag naisipan nilang mag-inom habang nag-uusap-usap tungkol sa kani-kanilang mga negosyo. Napatingin siya sa suot niyang relo, alas 7 pa lang ng umaga. Dumiretso ka na lang doon, total hindi ka na rin naman na iba sa kanila. Salamat po, Mang Kadyo. Agad niya tinungo ang kubo. Hindi pa man siya nakakalapit sa kubo ay nakita na niya ang bulto ni Aaliyah kaya lihim siyang natawa. Hindi rin nagtagal ay napatingin ito sa kanya na para bang may bumulong dito na may taong lihim na nakamasid. Yung mga titig nito sa kanya ay punong-puno ng pagbabanta na akala mo'y wala na siyang pag-asang mabuhay sa oras na lumapit siya rito. Naputo lang ang pagtititigan nilang dalawa nang tawagin siya ni Tita Malu. Iho, halika! Nandiyan na po, tita. Magalang niyang tugon bago siya naglakad papasok sa kanaroroonan ng mga ito. Kanina ka pa ba nakatayo roon? Tanong nito nang makalapit siya. Hindi po, tita. Halos kararating ko lang po. Tugon niya at pagkatapos ay baliwala siyang umupo sa tabi ni Aaliyah at hindi pinansin ang nagbabaga nitong tingin sa kanya. Ano nga palang pag-uusapan natin ngayon, dude? Tanong niya kay Aaron. Bahala kasi namin magbakasyon na ilang araw sa Batangas. Gusto mo ba sumama, iho? Si Tito Joel ang nagsalita. May bahay kasama ito sa Batangas kung saan malapit lang sa resort. 2 taon na siguro na kalilipas simula nang mapadpad siya roon. Oo naman po, tito. Medyo matagal na rin po nung huli kami makapag-relax dahil sa dami ng trabaho. Pakiramdam ko nga po, puro nalamig tong katawan ko eh. Kung ganoon, bukas na bukas din ay aalis tayo para makapag-relax. Ang mommy at daddy mo ay yayain mo na rin at baka gusto rin sumama. Hindi ko kasi makonta kaya ikaw na lang magsabi. Opo, tito. Pag-uwi ko po mamaya, sasabihin ko po agad sila. Hindi po man umiinit ang puwet niya sa pagkakaupo nang maramdaman niya ang kamay ni Aaliyah sa hita niya. Maya-maya pa ay kinurot siya nito ng pinong-pino kaya mabilis siyang napabaling dito. Kahit kailan talaga'y napakasadista ng babaeng ito. Maganda doon, kaya siguradong mag-enjoy ka, Kuya Mateo. Sabi nito habang nakangiti. Huwag kasing puro trabaho inaasikaso mo. Paminsan-minsan magbakasyon ka rin. Habang nagsasalita ito ay patuloy siya nitong kinukurot sa ilalim ng lamesa. Oo nga, iho. Sang-ayon ni Tita Malu kaya napabalin siya sa ginang. Parehong-pareho kayo nitong kaibigan mo na puro na lang trabaho ay naasikaso at nakakalimutan na ang sarili. Kaya nga, masyado kasi silang mga workaholic, mommy. Sabi ulit ni Aaliyah sabay kurot na naman. Pakiramdam niya puro pasana ang hita niya. Kaya naman hinuli niya ang kamay nito at inilapat niya iyon sa gitnang bahagi ng katawan niya. Di pa siya nakontento dahil idiniin niya pa ang kamay nito na pati ang itlog niya ay alam niyang nahawakan na rin ito. What the hell? Sigaw nito kaya kunway tinignan niya ito nang may kasamang pagtataka. Kitang-kita niya kung paano. Manlaki ang ilong nito na tila kakasya 5 piso kapag ipinasok doon. Kaya tipid siyang napangiti. Why? Maang-maangan niyang tanong. Is there something wrong, Aaliyah? What happened to you, Aaliyah? Bakit namumula ka? May nangyari ba? Tanong naman ni Aaron sa kapatid nitong sadista. Mag-iimpake na pala ako. Sagot nito at buong pwersa na inagaw nito ang kamay mula sa pagkakahawak niya. Oo na ako sa inyo. Bye. Nagmamadali itong makaalis sa kubo kaya natawa siya. Napatingin tuloy sa kanya ang matalik niyang kaibigan. Marahil ay niisip nito na may ginawa na naman siguro siya sa kapatid nito kaya ito umalis. Alo, halika na't mag-iimpake na rin tayo ng mga dadali natin sa Batangas. Alok ni Tito Joel sa kabiyak nito. Maiwan na muna namin kayong dalawa. Dahil itong si Malu ay matagal maghanda. Bakit mag-iimpake pa tayo? Marami naman tayong gamit doon na. Alam nga naman na wala tayong bibit-bitin papunta roon. Halika na, para makapag-usap na si Mateo at Aaron. Oo na. O paano, maiwan na muna namin kayo ah. Sige lang po, tita. Pag-alis na mag-asawa ay yun naman ang pagbabalik ulit ni Aaliyah. Naghahanap talaga ng sakit ng katawan ng babaeng ito. Haste, away pala. Kuya, hindi ka pa ba mag-iimpake? Tanong nito kay Aaron habang may hawak itong patpat na alam niyang sa sandaling makaalis si Aaron ay ihahampas iyon sa kanya. Mag-iimpake ka na doon, kuya. Ang tagal mo pa namang kumilos. Akala ko ba mag-iimpake ka na? Tanong ni Aaron dito. Bakit bumalik ka dito? Saglit lang naman ako, kaya kahit mamaya pa ako maghanda ay ayos lang. Tugon nito dahilan para tumayo na si Aaron. Dude, maiwan na muna kita ha. Sabay na tayo. Wika niya pero hinarangan siya ni Aaliyah. May pag-uusapan pa tayo kaya dito ka na muna.
Mariin itong Mika bago umalis si Aaron at nagbilin pa ito na huwag silang mag-aaway. Pero base sa hilat siya ng mukha ni Aaliyah ay malabong mangyari iyon. Ano bang pag-uusapan natin ngayon, Aaliyah? Masungit niyang tanong, kunwari. Wala akong panahon na makapagbiroan sa'yo, kaya tigilan mo ako. Bakit ipinahawak mo sa akin yung pagkalalaka mo? Malakas nitong tanong sa kanya na sa tingin niya ay aabot hanggang sa kabilang kanto. Wala siyang choice kung hindi ang magdrama dahil nakabiti na sa era ang hawak nitong patpat. Ikaw kasi panaykurot ka eh. Ang dami ko dungan pa sa dito sa hita ako, dinagdagan mo pa. Sa kabila ng inis nito ay nakitaan niya ito ng awa. Hindi pa nawawala yung mga pasako dito simula nang mabangga ako sa motor noong nakaraang linggo. Tapos pa ulit-ulit mo pang kinurot. Ang sakit tuloy. Dahil nakakainis ka. Alam mo ba ang first kiss ko yun ha? Sarap mong hampasin talaga eh. Sa tingin mo ba nakakatuwa yung ginawa mo ha? Sa tingin mo ba natuwa ko? Halos magtalsika na laway nito sa mukha niya. Yung laway mo naman? Naligo naman ako pero pinapaliguan mo ulit ako. Mabuti sana kung mabango yung hininga mo. Wala akong pakialam sa nararamdaman mong walang hiya ka. Fine. Ibabalik ko na lang yung halik para hindi ka na magalit. Hinawakan niya magkabila nitong pisngi at pagkatapos ay paulit-ulit niya itong hinalikan. Siguro naman masaya ka na. Ibinalik ko na sa iyo ang halik na sinasabi mong kinuha ko. Nang bitawan niya ang mga labi nito ay halos hindi ito kumukurap. Kulang pa ba? Fine. Uulitin ko ulit. Oh, ano nangyari sa inyong dalawa? Bigla silang napalayo sa isa't isa nang umeksa na si Mang Adolfo na hardenero ng pamilya. May pinag-uusapan lang po kami, Mang Adolfo. Sagot niya dahil ang babaeng katabi niya ay tulala pa rin hanggang ngayon. Akala ko'y kung ano na. Bigla kasi sumigaw si Ma'am Aaliyah kaya akala ko'y may nangyari na sa kanya. Ayos lang po siya, Mang Adolfo. Muntik na po kasing madula si Aaliyah. Mabuti na lang at maagap ako kaya nasa luko ka agad siya. Ganun ba? Opo. O siya, maiwan ko na kayo at mukhang may seryoso ko yung pinag-uusapan. Pasensya na kayo. Ayos lang po. Aaliyah. Nang makaalis si Mang Adolfo, ibinalik niya ang tingin kay Aaliyah. Sige na. Mag-impake ka na, Aaliyah. Uwi na rin ako para makapaganda ka na rin. Aaliyah habang inaayos ang buhok na tumatabing sa mukha nito. Sabay pisil sa ilong nito para magising ito mula sa naglalakbay nitong diwa. Nang manlaki ang mga mata nito ay agad siyang tumakbo paalis dahil ang dragon na pansamantalang naidlip sa katawan nito ay halatang nagising na. Kung hindi pa kasi siya aalis sa lugar na iyon ay siguradong maya-maya lang ay magiging duguan na siya. Bago pa man siya makarating sa sasakyan niya, itinawag pa nito ang pangalan niya pero hindi na niya ito tinangkapang lingunin dahil baka kung ano pa mangyari sa buhay niya. Don't mess with Mateo Santillan or else you will feel sorry next time. Tito, mamayang gabi pa naman pong alis natin, di ba? Tanong ni Mateo sa daddy ni Aaliyah. Wala kasi dito ang mommy at kuya niya dahil namimili ang dalawa sa mall. Hindi siya sumama sa dalawa dahil wala naman siyang bibilihin. Kaya sila lang dalawa ng daddy niya ang tao rito nang bumalik si Mateo na baliw. Hindi niya ito pwedeng saktan ngayon dahil nakaharap ang ama niya. Isa pa, dikit na dikit ito sa ama niya kaya talagang malabo niya itong masaktan kahit napasimple lang. Madaling araw, iho. Pagtatama ng daddy niya. Mamayang madaling araw tayo aalis kaya dapat na maganda ka na ngayon pa lang. Tapos na po, tito. Siya nga po pala. Yung sasakyan ko na lang po ang gagamitin natin. Sabi nito kaya pinaliitan niya ito ng mga mata. Salit-salitan na lang po kami ni Aaron sa pagmamaneho para po bumiyahe ay makapag-relax lang po kayo. Ganun ba? Abay, pabor sa akin yun, iho. Tuwang-tuwa na sabi ng ama niya sa lalaking kahit kailan ay pabida sa buhay niya. Ganun na nga po, tito. Napatingin ito sa gawin niya at palihim siyang kinindatan kaya napairap siya. Masyadong pabibo. Feeling tuloy ng mga magulang niya ay isa itong mabait, maaasahan at masipag na nilalang. Siya nga po pala, tito Joel. Pwede ko po makipagpaalam sa inyo sa Aaliyah? Bakit? Saan ba kayo pupunta? Pagpapasama po sana ako sa kanya sa mall. Bago po mag-5 ng gabi ay uuwi ko po siya sa inyo ng masaya at ligtas. Kailangan ko lang po ang opinion niya doon sa mga bagay na bibilhin ko mamaya. Ayoko. Sabat niya. Pagluluto ko ng mga pagkain na babauin natin mamaya sa biyahe natin. At saka dad, bakit ako? Ang dami niyang pwedeng sama eh. Samahan mo na si Mateo, iha. Ako na lang magluluto ng mga babauin natin mamaya. Isa pa, nakakahiya naman kay Mateo kung tatanggihan mo siya. Ano nakakahiya? Bakit sila mahihiya? Dapat nga lalaking ito ang mahiya sa kanila eh. Iyoko, daddy. Pagmamatigas niya. Ako po magluluto at hindi po kayo. Isa pa, bawal po kayo mapagod. Tito Joel, kilala niyo po ba si Berting?
Biglang tanong ni Mateo kaya bigla siyang napatingin dito. Maging ang ama niya ay napakunot din ang noo. Baka mamaya sabihin nito ang mga sinabi niya tungkol kay Berting na kung totoo sinigawa-gawa niya lang naman. Siguradong iisipin ng ama niya na naglilihim na siya sa mga ito. Samantalang hindi naman talaga nag-exist ang Berting na iyon. Isa po siyang basurero at lagi po siya ipinagmamalaki sa akin ni Aliya. Madalas niya po ikinukwento ang Berting na iyon sa pamilya ko pati na po sa mga kaibigan niya. Nakita niyo na po ba siya, Tito? Sinong Berting ba tinutukoy ni Mateo, Aliya? Tanong ng ama niya sa kanya. Hindi niyo po ba siya kilala, Tito? Hindi alam ng ama niya kung sino ang titingnan sa kanilang dalawa ni Mateo. Umiling-iling ang ama niya. Wala naman akong kilalang Berting eh. Kasamahan na kita. Tara na. Pagalit niyang yaya pero umiling ito na tila nagbago ng isip. Ano ba mga bibilhin mo? Kitang-kita niya kung paano umangat ang gilid ng labi nito. Wala po ba, Tito? Tumiting ito sa kanya. Hindi mo pa ba nasasabi sa kanila na may boyfriend ka na? Na Berting Basura ang buo niyang pangalan? Aliya? Berting Basura? Sino yun? Usisa ng ama niya dahilan para mapailing-iling si Mateo. Tila ipinapalabas nito na nakakadismaya siya kaya bago pa man mang-usisa na mag-usisa ang ama niya ay mabilis niyang nilapitan si Mateo at kinapitan niya ang sentro nito saka hinatak palabas. Alis na po kami ni Kuya Mateo, Dad. Paalam niya sa ama habang humahakbang silang palabas. Bye, Dad. Aliya, dahan-dahan naman. At saka ingat ka sa hinahawakan mo dahil baka iba nang mahawakan mo. Panira ka talaga ng araw kahit kailan. Dapat sa'yo binubugbog eh. Huwag naman. Maawa ka naman sa mapapangasawa ko. Ano pa niya kung may pagmamalaki kung magkakasugat-sugat ang mukha ko? Mabuti sana kung maganda ka para ikaw na lang sana ang asawahin ko. Kaya lang, hindi ka na nga maganda. Ang dami mo pansakit. Pagdating nila sa tapat ng sakyan nito ay sa kanya lang ito pinakawalan. Bakit ba sa dinami-rami ng taong yayayain mo ako pang naisip mong samahan ka lalaki ka? Hindi mo ba alam na busy akong tao ha? Tusukin ko na lang kaya yung mga mata mo para hindi ka na nakakapunta dito. Grabe ka naman. Masama naman ang ugali mo. Huwag ka masungit dahil hindi naman bagay sa'yo. Unang-una, hindi ka maganda para magsungit. Pangalawa, dahil hindi ka maganda, kailangan bumawi ka sa ugali para yung mga tao hindi itsura mo ang pagbabasihan kung hindi yung kagandahan ng kaloob-looban mo. Ang kapal ng mukha nito para payuhan siya gayong ito nga ang masamang ugali at puro kagaguhan lang alam. Kahit punong-puno pa ng galis yung buong mong katawan, may magmamahal at magmamahal pa rin sa'yo. May tatanggap sa'yo kahit na ganyan ka, basta ayusin mo lang palaga ugali mo, Aliya. Nang may makita siyang bamboo sticks sa gilid ng kinatatayuan niya, ay agad niyang dinampot iyon at inihampas iyon sa hita ni Mateo. Sige lang, saktan mo ako. Dagdagan mo pa itong mga pasako. Di pa nga naghihilom ang pamamagay. Mahina nitong sabi habang hinahaplos nito ang kanang hita nito kaya bigla siyang nakonsensya at agad na binitawan ang stick na hawak niya. Umalis na tayo para makabalik tayo kagad. Malamig niya sabi rito at agad na sumakay sa backseat dahil ayaw niya itong makatabi o makausap man lang. Bakit nandyan ka? Tanong ni Mateo sa kanya nang umupo siya sa backseat. Kaya kita isinama dahil gusto ko ipagmaneho mo ako papunta sa mall na pupuntahan natin. Ano? Ipagmamaneho kita? Ano ka, prinsipe? Hindi ako marunong magmaneho. Sige na, sakit kasi nitong kamay ko. Saka nitong pa ako eh. Saka palagay ko na sobrahan ako kagabi. Huwag ka mag-alala dahil ikag-guide kita. Bilisan mo na para makarami tayo. Ang hirap pala talaga kapag nasusobrahan. Nasusobrahan saan? Sa pupapaligaya sa sarili ko. Nang isara niya ang pinto sa backseat ay mabilis nitong iniharang ang kamay nito kaya naipit ito. Buti nga. Shit! Muna nito. Ano ka ba naman, Aliya? Lagi mo na lang ba ako sasaktan, ha? Baliwala siya lumabas mula sa backseat sa kainago o susi kay Mateo at pumasto na sa driver's seat. Sasakay ka ba o hindi? Sasakay! Pasagaw nitong sagot habang hinihipan ang kamay nitong naipit. Masyado kasi mabasto sa lumalabas sa bibig eh. Nang makaupo ito sa passenger seat ay kaagad niyang binuhay ang makina ng sasakyan saka pinaharurot. Saan bang mall tayo pupunta? Bahala ka kung saang mall mo gusto. Inis nitong sabi sa kanya. Tinapunan niya ang kamay nito na medyo namumula. Paano ko pa ito magagamit kung ganito na itsura nito? Puro disgrasya talaga ang napapala ko sa'yo, babae ka. Ako nga, puro kahihiyan ang napapala ko kapag malapit ka eh. Pareho lang tayo napapahamak kapag natatagpo ang mga landas natin, oh. Mas malala pang ang ginagawa mo sa akin eh.
ikaw kasi ayaw man tumanggap ng kapintasan. Totoo naman na mayroon kang pasasabugin ko talaga yung uso mo kapag hindi ka pa tumigil. Putol niya sa sasabihin pa nito. Sige, ituloy mo pa. Ang ganda mo pala sa malapitan, Aaliyah. Alam mo, bihirang-bihira lang yung ganyang uri ng ganda. Napakaganda mo eh. Gandang hindi talaga matatawaran dahil wala talagang kapantay. Grabe. Puri nito pero alam niyang kabaligtaran iyon. Ni minsan ay hindi pa siya pinuri nito bagkos ay puro pang insulto at paninira ang sinasabi nito sa kanya. Saan ba tayo pupunta? Saang mall? Ano ba mga bibilhin mo? Bahala ka na kahit saang mall mo ako dalhin. Bibili lang naman ako ng brief eh. Wala na kasi ako matunong brief dahil puro may mga butas na pala. Nung ang suot ko ngayon butas-butas to eh. Halos itlog ko na lang itong natatakpan. Pero kaya pa naman pagtyagaan. Yung mga babae kasi nakakasama ko sa kama, inuubaran ako sa pamamagitan ng ngipin eh. Masyadong mga wild. Habang nasasalita ito ay paulit-ulit siyang napapaisimid. Inayaan niya lang ito na magsalita dahil ang attention niya ay nakafocus lang sa kalsada. Mamaya, samahan mo ako sa men's section ha. Pilihan mo ako ng brief na aabot hanggang 3 dekada. Yung kahit 3 dekada ko na suot pero halatang bago pa rin. Huwag ka nalang magsuot ng brief kung gusto mong tumagal ng mahigit 3 dekada. Hayaan mo nalang nakabuyang yan yung pagkalalaki mo at saka yung itlog mo. Tsaka bakit ako yung sinasaba mo? Dapat si kuya ang sinama mo at hindi ako, no? Kunwari nga, gawapan kita. Alam ko kasi nadudumugin na naman ako ng mga babae mamaya. Kaya kailangan ko magdala ng babae para naman mailang sala. Pagdating natin doon, umakto ka na parang possessive ha? Kapag may tumingin sa akin ng mga babae, kailangan mo kong protektahan ka agad. Celebrity ka ba para dumugin? Kung makapagsalta ka, akala mo naman napakagwapo mo. Yung wala nga kaibig-ibig dyan sa pagmumukha mo eh. Nang may makita siyang mo ay nag-U-turn siya. Brief lang naman ang bibili na lalaking kasama niya kaya hindi na nila kailangan pa lumayo. Nang maigrahin niya sa parking lot, ang sakyan nito ay inilahad ni Matayo ang palad nito sa kanya. Salip na abutin iyon ay inrapan niya ito bago nag-umpisang maglakad papunta sa entrance ng mall. Baby! Wait for me! Sigaw ni Matayo pero tuloy-tuloy pa rin siya sa paglalakad at nagkunwari na hindi niya ito kasama. Kapag hindi ko huminto, kakalikan kita sa maraming tao. Sige, humakbang ka papalayo. Automatikong huminto ang mga paa niya dahil alam niyang gagawin talaga iyon ni Matayo dahil sobrang kapal ng mukha nito. Nang makalapit ito sa pwesto niya ay bigla na lang siya nitong inakbayan. Gusto man niyang alisin ang kamay nitong nakaakbay sa kanya ay hindi niya magawa lalo na't marami ang nakatingin sa kanilang dalawa. Nang tingalain niya ito ay diretso lang ang tingin nito habang seryoso expression ng mukha. Kain muna tayo bago tayo mag-shopping. Wika nito. Mamaya na tayo kumain kapag tapos ka ng mamili ng brief mo. Aniya. Bibilan din kita ng panty para naman matuwa ka kahit na papaano. Isa pa, hindi naman ako makasarili para sa sarili ko lang bibilan ko. Tapos ano, ipagkakalat nito na wala na siyang maisuot na panty kaya siya nito binilhan? Salamat na lang. Marami akong pera kaya huwag mo na ako intindihin. Ang intindihin mo ay yung sarili mo. Gentleman lang ako kaya ganitong mindset ko. San banda? Hindi mo pa kasi ako nakikilala ng lubos, Aaliyah. Once na nakilala mo ko, makasabihin mong napakaswerte ng babae makakatuluyan ko. Baka malas? Anong malas? Ano ba mga hanapin nila sa isang Mateo Santillan? Nang magpaulan ng swerte, ang nasa itaas ay sinalo ko ng lahat kaya naman hindi maitatanggi na lahat ng katangian ay taglay ko na, Aaliyah. Mayabang nitong sabi. Medyo may katotohanan naman ang mga sinabi ni Mateo. Kaya lang hindi man lang ito kagaya ng iba na sa kabila ng tinatamas ng tagumpay ay nananatiling nakayuko ang ulo. Nasobrahan kasi ito sa self-confidence. Si Mateo kasi ay nasobrahan ng kayabangan at laging gwapong-gwapo sa sarili kaya madalas ay hindi sila magkasundo nito. Baby, ikaw nga! Anong ginagawa mo dito? Sabi mo may sakit ka kaya hindi natuloy ang date natin kagabi. Napalingon silang dalawa ni Aaliyah sa babae nagsalita. Nagsalubong ang mga kilay niya dahil hindi niya ito kilala. Siya ba ang tinatawag nito o ibang tao? Napalingon siya sa paligid dahil baka nagkakamali lang siya pero nang ibalik niya ang tingin sa babae ay sa kanya talaga nakatuon ang mga mata nito. Sino naman yan, Mateo? Pabulong na wika sa kanya ni Aaliyah. Hindi ko alam. Paano hindi mo alam itinawag kang ang baby? Hamon ko sa kanya nung malay ko dyan. Alakas ng boses ng babae kaya ang ilang tuloy ay hindi napigilan na hindi mag-usisa. Baby ko! Goodness, dito lang pala kita makikita eh.
Excited nitong sabi kaya bigla siyang dinagsa ng kaba. Who the hell is this woman? Tanong niya sarili habang inaalala sa isip kung sino ang babaeng tila sabik na sabik sa muli nilang pagkikita. Kanina pa sila tapos mamili ni Aaliyah pero sinabi niya rito na marami pa siyang bibilhin. Kaya paikot-ikot pa sila dito sa mall. Kahit pa nga bagot na si Aaliyah at naiinis na ng sobra sa kanya, hindi pa rin siya pumapayag na umuwi sila. Dahil nag-enjoy pa siya nakasama ito, kahit pa nga mayat maya lang naman silang nagbabangayan. Hindi mo ba talaga girlfriend yan? Ulit na tanong sa kanya ni Aaliyah habang nakatingin sa babaeng papalapit sa kanilang dalawa. Wala ka talagang taste sa babae, kahit kailan. Senior citizen yan na. Lolo mo na yan kung tutusin, Mateo. Ni hindi nga niya kilala ang babaeng tumawag sa kanya eh. At saka anong baby? Baka napagkamala lang siya nito, no? Aaliyah, sabihin mo girlfriend kita kaya bawal niya akong kausapin. Anya kay Aaliyah. Problema mo yan kaya harapin mo. Isa pa, mukha siyang buntis, Mateo. Wika ni Aaliyah kaya bumaba ang tingin niya sa dyan nito. Ano naman kung buntis to? Hindi naman siya ang ama ng anak nito kung sakaling ang buntis ito. Sa tansya niya ay mas matanda pa ito sa Yaya Gloria niya. Hindi sana may minta siya pero yun talaga nakikita ng mga mata niya ngayon. Eh bakit parang kasalanan ko? Alam nga naman akuin ko ay pinagbubuntis niya gayong hindi ko man lang yan nahahawakan. Playboy ka kasi kaya sa dami ng babaeng ginalaw mo hindi mo na alam kung sinong nabuntis mo at kung sino ang hindi. Sermon ng babaeng katabi niya. Nakahalukip-kip ito at kanina pa siya sinisipan ng palihim. Kahit kailan talaga, isa ka sa mga salot sa lipunan. Kadiri ka talaga kahit kailan. Hindi ko nga kilala yan. Mukha bang papatulan ko yan? Ano tingin mo sa akin? Hindi ba runong pumili ng babae ikakama? Oo naman. Ang hilig mo ba naman eh? Napahinto sila sa pagbabangayan ni Aaliyah nang makarating na sa harapan nila ang babae. Hey baby! Masiglan itong bati sabay yakap sa kanya na mahigpit kaya napangawi siya. I don't miss you. I missed everything about you. What the hell? Kahit marami na ang babae dumaan sa buhay niya, lasing man siya o hindi, ay kilalang kilala niya kung sino ang mga nakakasama niya sa kama. Kadiri naman ang babaeng to. Teka, miss. Nagkakamali po yata kayo. Hindi ko kasi talaga kayo kilala eh. Anya habang binabaklas sa mga kamay nitong nakayakap sa kanya dahil halos hindi na siya makahinga. Ano bang pangalan mo? Teka, miss. Kumalma ka muna. Hindi na ako makahinga. Baho mo? Nang mapatingin siya kay Aaliyah para humingi ng tulong ay sinamaan pa siya nito ng tingin na para bang sinasabi nito na tama lang na mangyari iyon sa kanya. Uy, I thought you missed me too. Tanong ng babae na ni sa panaginip ay hindi niya ito kayang patulan. Di mga paulit-ulit mo kung inangkin nung nakaraan linggo? Sabi mo pa nga hindi doon natatapos ang lahat dahil magkikita at magkikita pa tayo, di ba? Ikinahiya mo ba ako? Inamoy nito ang sarili. Hindi naman ako mabaho ah. Ang lakas ng kargada mo, miss. Nakakawala ng ulira at langiya. Yun sana ang gusto niya sabihin pero pinigilan niya ang sarili at sa halip ay lumanghap na lang siya ng hangin sa bandang gilid niya. Mukhang hindi ito naligo na isang buwan base sa amoy nito. Kakaiba talaga kasi ang amoy nito nang yumakap ito sa kanya at talaga namang nakakabaliktad ng sikmura. Nang sa wakas ay mabaklas niya mga kamay nito ay nagtago siya sa likuran ni Aaliyah. Ako to si Jeanette. Nakalimutan mo na ba? Miss, di talaga kita kilala. Pahayag niya. Sa Mindanao ako nakatira kaya malabong ako ang lalakong umangkin sa'yo. Imposible talaga ang sinasabi mo, miss. Dahil ba may ibang babae ka na? Kaya mo ako ikinahihiya. Kapatid ko ang lalaking sinasabi mo na umangkin sa'yo, miss. Kung may problema kayong dalawa, pag-usapan niyo sa labas at hindi dito kung saan marami nakakarinig. Sabat na Aaliyah. You mean, kapatid ka ni Mateo? Tanong nito kay Aaliyah. Sa kasamang palad, oo. We had sex last week and he promised me he would give me everything I want, little sis. Sabi niya sa akin ay habang buhay niya ako mamahalin at aalagaan pero ngayon parang nag-iba na ang ihip ng hangin. Bakit naman ganoon? Bakit ganyan ang kapatid mo? Ano bang pinagsasasabi ng babaeng ito? Wala nga siyang matatandaan na inangkin niya ito at pinangakuan pa. Di naman siya kagaya ni Buknoy na kapag nalalasing ay kung ano-ano sinasabing kabaliwan na ultimo buwan at bituin ay kaya daw nitong sungkitin basta para raw sa babaeng minamahal nito. Si Buknoy ay isa sa mga empleyado niya. Masipag at mabait si Buknoy subalit sinasapian ang masamang espiritu kapag nalalasing. Baka si Buknoy ay lalaki nito hindi kaya? Marahas na inalis na liya ang mga kamay niya nakahawak sa balikat nito saka siya binalingan ng tingin.
Eh, hindi nga maayos ang buhay mo tapos nakuha mo pang mga ako sa ibang tao. Antindi talaga na mukha mo. Andito sa mahinang boses sa saka ulit hinarap ang babae. Miss, hindi mo palubusang kilala tong kapatid ko. Kaya ako na mismo ang magsasabi ng mga katangian niya at kung ano ang buhay na meron siya. Unang-una, walang trabaho ang lalaking to. Kaya malabong maibigay nito ang mga gusto mo. Pangalawa, may sarili na itong pamilya pero nakikikain pa to sa bahay ng mga magulang namin ng almusal, tanghalian, hapunan at pati na rin midnight snack. Pangatlo, na hindi nga nito kayang alagaan ang sarili nito tapos dadagdag ka pa. You know what? Kung ayaw mo masira ang buhay mo, layuan mo na ang mga ganitong lalaki na puro forma lang ang alam. Yung anak nito walo at puro hindi nag-aaral dahil walang kakayahan na lalaking ito na paaralin ang mga anak nito. Yung asawa nito sobrang payat na dahil walang maayos na kain. Dahil itong kapatid ko ay talaga namang isang sumpa sa pamilya namin. He told me that he's rich. He's not. Hindi wala nga pabili ng brief, lalaking to. May mayaman bang hindi malang makabili ng brief? Ay naku, bahala ka kung gusto mo ipagsiksikan ang sarili mo sa lalaking ito. Basta ako, sinabi ko na sa'yo ang lahat. Pero nangako siya sa akin ang gabing inaangking niya ako, napakasalan niya ako. Naku, kung gusto niya maging ina ng mga anak niya. Paano na ako ngayon? Siya pa naman na nakauna sa akin. Napabuga ng hangin sa Aliyah na tila naubusan na nampasan siya. Itong lalaking ito ay walang kakayahan mag-isip ng matino, kaya kailangan ito ng katakot-takot na gabay. Dahil natatakot ako na bumalik ulit ito sa kulungan. Ano? Halatang nagulantak ang babae sa sinabi ni Aliyah. Itong lalaking ito ay may diferensya sa pag-iisip, miss. Mukha lang siyang matino pero kapag nakasama mo siya sa iisang bubong, ay mas nanaisin mo na lang na magpakalayo-layo at mamuhay na mag-isa malayo sa lalaking ito. Kaya kung ano man ang sinasabi niya sa'yo o ipinangako na lalaking ito, ay kalimutan mo na at isipin mo na lang na isa siyang bangungot sa buhay mo. Medyo maganda ka naman kaya sigurado ako na maraming lalaki magkakagusto sa'yo. Huwag kang maghangat ng gwapo dahil masisira ang buhay mo. Huwag yung kagaya na lalaki na sa likuran ko ngayon na puro forma lang ang alam at walang kakayahan na buhay ng sarili mismo. Dating ex-convict to. Kaya malabong hindi ka nito saktan kapag nagsama kayo sa isang bubong. Halos sa kulungan na nga rin ito tumira dahil hindi na mabilang ang napatay nito kaya maswerte ka dahil hindi ka nito nasaktan. Dahil sobra-sobra na ang pang-insulto ni Aliyah sa kanya ay bahagya niyang hinatak ang kwelyo nito. Nang lingunin siya nito ay nagtatagis ang bagang nito. May gusto ko pa bang idagdag sa mga sinabi ko ha, kuya? Umiling-iling siya. Binalingan siya ng babae. You're a liar! I hate you! Isa kang malaking paasa! Wala kang kwenta! Sigaw na babae bago ito tumakbo palayo mula sa kanila. Kitang-kita pa nila kung paano ito magpunas ng luha na tila nasaktan talaga. Ang drama! Sira ulo! Ginalang mo ba ang babaeng yun? I didn't! Totoo naman talaga iyon. He never had sex with random girls, lalong-lalo na kung merong hindi kaayayang amoy. Hindi naman siya manyakas para pumatol sa kung sino-sino lang na nakikita niya o nasasalubong sa daan. Sa tingin mo maniniwala ko sa'yo? Markado ka na sa akin, kaya hindi ako naniniwala na hindi mo ginalaw ang babaeng yun. Hindi nga. Hindi mo ba alam na naka-reserve lang itong pagkalalaki ko sa mga matatanong babae? Sa tingin mo ba, mapatulan ko yun? Hindi ako mapagsamantala, no? Bilisan mo nang mamili. Kung may bibilhin ka pa dahil sumasakit na ang ulo ko sa consummation sa iyo. Bakit ba kasi na-stress ka? Huwag mong pagsalosan yun dahil wala naman talaga nangyari sa amin. Tinaasan siya nito ng kilay. Bakit ko naman pagsasalosan ng babaeng yun? Dahil may gusto ko sa akin? Tugon niya pero sa patanong na tono dahilan para kurutin siya nito sa pisngi. Kinurot nito ang magkabilaan niyang pisngi. Antindi talaga ng sanib mo. Siguro naman gising ka na. Mahal ko pa ang buhay ko kaya tigilan mo yung kaiisip mo na may gusto ako sa'yo. Baka naman ikaw may gusto sa akin, no? Dinala niya sa labi niya ang kamay nito at hinalikan iyon. Paano ko sabihin kung may gusto ako sa'yo? Sasagutin mo bagad ako? Hindi. Mabilis nitong sagot, sabay bawi sa kamay nito kaya natawa siya. Bakit naman? Wala ka na kayang hahanapin sa akin. Tinapit niya ang sariling ilong sa pamamagitan ng hilalaki niya at pagkatapos ay binasa niya rin ang labi niya sa pamamagitan ng dila niya. Ang cute ko, diba? Kaysa bulips din ako kaya masarap halikan. Napangiwi ito. Kadiri, mas lamang yung pagkamanyak mo kasi sinasabi mong cute ka. Baka araw-araw mo kong puriin kapag nailab ka sa akin. Kaya dahan-dahan lang sa pang-insulto. Lalahanin mo palagi na bilog yung mundo, Aliyah. Yung pandidiri mo sa akin ay mapapalitan niya ng pag-ibig. Alam mo kung paano ko nalaman?
Dahil ngayon pa lang nakikita ko na ang future nating dalawa. Umuwi na tayo para makainom ka na ng gamot mo dahil nababalo ka na naman. Salip ay sabi nito, nakakapagod kang kasama. Mauna na ako sa'yo. Dahil pagod na ako sa kakalakad. Gusto mo bang buhatin na lang kita? Salamat na lang pero hindi kita kailangan. Kunwari ka pa. Pakipot ka talaga kahit kailan, Lia. Kung nagagalit ka sa akin dahil sa mga sinabi ng babae kanina. Sorry na. Hindi ko naman talaga kilala yun eh. Iyaan mo isasama kita kahit saan ako magpunta para hindi ka na magselos. Biro niya sa babae malamig ang tingin sa kanya. Layo talaga na ugali ng babaeng ito kay Aaron. Yung kaibigan niya kasi ay marunong makipagbiruan samantalang itong bunso nitong kapatid ay parang lagi siyang papatayin kapag binibiro niya. Aliyah, gusto mo bang mamasyal muna? Tanong ni Matayo sa kanya habang nagmamaneho ito. Halos 5 oras silang paikot-ikot sa mall pero wala naman na itong ibang binili kung hindi brief lang talaga. Kaya naman pauwi pa lang sila ngayon. Huwag kang mag-alala dahil iuwi kita bago mag-alasin ko ng hapon. Kagaya na sinabi ko kay Tito Joel. Bakit? Ano bakit? Bakit mo ko niyayayang mamasyal ngayon? Alam ko may kalokohan ka na naman nagagawin kaya mo ko niyayaya. Kilalang kilala kita ano? Mas kilala pa kita kaysa sa sarili kong kapatid. Kaya hindi mo ko madadala sa pagpapakyut mo. Nagulat siya na bigla na lang ihinto ni Mateo ang sakyan habang may ngisi sa mga labi nito. Lagi ka kasing high blood kaya hindi mo nakikita kung gaano kalinis ang intensyon ko sa'yo. Kagaya na lang ngayon. Alam ko naman na ayaw mo pang umuwi dahil gusto mo pa ako makasama. Kaya pagbibigyan kita. Sino ba naman ako para ipagkait ang hiling mo, di ba? Nakangisi pa itong tumitig sa kanya. Huwag mo isipin na date ha? Baka mamaya kasi ipagkalat mo na may relasyon tayong dalawa eh. Sa tingin mo may mapapalaho kapag ipinagkalat ko na boyfriend kita? Ngayon wala naman ako mapapala sa'yo. Ha? Napangiti ito ng malapad. Masyado ka talagang in denial, no? Halatang halata na nga sa mukha mo pero todo tanggi ka pa rin. Umuwi na tayo. Salip ay sabi niya dahil kung bawat pahayag dito ay sasagutin niya ay baka masaktan niya lang ito. Imbes na paanda rin ito ang sakyan ay binaklas nito ang suot nitong seatbelt saka lumabas at gumilid papunta sa passenger seat kung saan siya nandoon. Baba na, Aliyah. Hintayin na lang kita dito. Anya dahil wala siyang tiwala rito. May pupuntahan tayo kaya bumaba ka na. Iyoko nga. Pagmamatigas niya. Kapag hindi ka pa bumaba ng kusa ay sapilitan kitang pabababain habang hinahalikan ka sa mga labi mo. Saad nito, sabay ngisi kasabay ng paglapit ng mukha nito kaya natataranta siyang tinanggalan seatbelt niya. Ano ba kasi gagawin natin dito, Mateo? Anas niyang tanong habang lumilingas sa paligid. Wala lang. Gusto ko lang muna tumambay dito sandali. Seryoso nitong sabi. Hindi niya namalaya na nasa plaza na pala sila ngayon ni Mateo. Bumiyahe kasi ay naglalakbay ang isip niya kaya hindi niya alam na iba pala ang tinatahak nitong daan. Umupo ito sa mahabang upuan na gawa sa semento habang siya ay nakatayo at pinag-aaralan ang mukha ng lalaking kasama niya. May pinagdadaanan ba ang walang hiyang ito? Imposible naman na babae ang problema nito gayong marami ang nakapila dito. At mas lalong malabo na pera ang problema nito. Mateo, may problema ka ba? Hindi niya mapigilan tanong sa lalaking tila ba may kung anong nakikita mula sa malayo. At dahil kanina pa siya nito hindi sinasagot ay malakas niyang pinitik ang tenga nito dahilan para mapabaling ang atensyon nito sa kanya. Pakaramdam niya ay may kung anong sumapi ngayon kay Mateo dahil kanina pa siya nito tinititigan ang kakaiba na tila may gusto itong sabihin sa kanya. May gusto ko ba sabihin? Tumango ito. Ano? Pinoproblema ko kung paano ako magiging pangit kahit sandali lang, Aliyah. Sabi nito dahilan para irapan niya ito. Minsan kasi, iniisip ko, parang ang unfair ng mundo. Ang unfair niya dahil binigyan niya ako ng ganito kagandang mukha. Hinaplus sa plus pa nito ang sarili nitong baba. Kahit saan kasi ako magpunta, pinagkakaguluhan ako ng mga babae. Maganda man o pangit ang forma ko, marami pa rin talaga napapatingin sa akin. Gaya niya no, tingnan mo yung babae. Napatingin siya sa babaeng inginuso nito na halatang kilig na kilig habang nakatingin kay Mateo. Parang sinasabi ng mga mata niya na gusto niyang ikama ko siya, hindi ba? Bagyan niyang tinampa lang noon nito dahil nakakahiya kung sakaling may makarinig sa sinasabi nito. Huwag mo yung sabihin sa akin na nagsaselos ka na naman. Hinawakan nito ang kamay niya dahilan para mapaupo siya sa hita nito pero dali-dali din siyang umalis at umupo na maayos sa tabi nito. Aliyah, wapo ba ako sa paningin mo? Hindi.
Umupo ito paharap sa kanya at matama naman siyang tanitigan. Hindi tuloy niya mapigilan na hindi mailang sa ginagawa nitong pagtitig. Nakakabwisit ka. Komento niya. Ubo nga ko titigan, pwede ba? Bakit naman? Ang swerte mo nga dahil binibigyan kita ng pansin eh. Yung ibang babae nga kahit naguhubad na sa harapan ko, hindi ko man lang magawang tingnan eh. Talaga? Dapat pala magpasalamat pa ako sa iyo, ganun ba? Oo naman. Hindi ka naman kasi maganda para pag-aksayhan ko ng panahon, pero heto ako't kinakausap kita kahit pa nga natatakot ako na baka mahawaan ako ng galis mo. Automatikong kumilos ang mga kamay niya at malakas na itinulak ang mukha nitong palayo. Grabe ka naman, Aliyah. Yung mukha ko naman. Alam mo, araw-araw talaga umiinit ang ulo ko sa'yo. Walang araw talaga na hindi ako na-high blood sa mukha mo. Tumataas na naman ang presyon ko sa'yo, lalaki ka. Saka talagang kulugo sa buhay ko na kahit alisin ko ay bumabalik-balik pa rin. Nakakairita. At dahil kilala niyang wala itong hiya ay hindi malang ito maapektuhan siyempre. Ganoon kakapal ang pagmumukha nito eh. Umuwi na nga tayo dahil baka kapag nagtagal pa tayo rito ay baka masuntok pa kita. Maaga pa naman kaya mamaya na tayo umuwi. Isa pa may iniisip ako kaya ayoko pang umuwi. Umuwi na tayo dahil nag-uumpisa na namang uminit ang ulo ko. Mamaya na nga. Bakit ba ayaw mo pang umuwi? Nalulungkot lang kasi ako kapag umuwi ako sa bahay eh. Bakit naman? Kapag wala na kasi akong kausap ay kung ano-ano mga bagay ang pumapasok sa isipan ko. Ang totoo niyan. Naroon akong problema na kahit ang kapatid mo ay hindi alam ang pinagdadaanan ko. Nakabuntis ka ba? Yun agad ang unang pumasok sa isip niya na baka nakabuntis ito. Si Mateo pa naman ang klase na lalaki na ayaw magpatali dahil alatang hindi pa ito nagsasawa sa mga babae. Kumunot ang noon ito sa naging tanong niya. Tama ako, di ba? Umiling-iling ito. Isang babae lang ang gusto kong buntisin kaya lang hindi pa siya pwede sa ngayon. Seryoso nitong wika. Na curious tuloy siya. Bakit naman? Ayaw ba ng pamilya niya sa'yo? Curious niyang tanong dahil parang nararamdaman niya na seryoso na nga ito sa babae. Gusto naman. Eh ano pinaproblema mo? Hindi niya kasi alam na may gusto ko sa kanya. Ang hirap niyang ligawan dahil mukha siyang aswang na maraming kulugo. Sa totoo lang nakakatakot siya pero itong puso ko, gustong gusto na nakikita ang baliw na yun. At hindi ka magpatulong sa kapatid ko. Nakakainis kaya ang kapatid mo dahil wala siyang balak matulungan ako eh. Ang sabi niya pa sa akin, malaki na raw ako kaya hindi na niya ako kailangan natulungan pa. Pero kapag siya may kailangan, lagi ko naman siya tinutulungan. Baka kasi alam ng kapatid ko na walang future sa'yo ang babaeng nagugustuhan mo. Paano wala siyang future? Buhay na buhay nga siya sa akin eh. May punto nga naman ito. Kahit pa magkaroon ito ng 100 anak ay kayang-kaya nitong buhay ng mga iyon dahil alam niyang mapera ito. Eh, di ba makapal naman yung mukha mo? Kung tutuusin, hindi mo naman kailangan ng tulong ng ibang tao dahil kayang-kaya mo naman solusyonan yung problema mo. Ang problema nga kasi napakasungit ng babae yun. Kahit puro naman kulugo ang muka at maraming bukol sa buong katawan eh. Mahal ko pa rin yun, Aliyah. Minsan nga gusto ko na siyang paliguan ng kumukulong tubig. Kaya lang nananaig ang pagmamahal ko eh. Sa lahat ng in love, sa Mateo lang taong puro masasama ang sinasabi sa taong minamahal nito. Sigurado ka ba talaga na mahal mo siya? Oo nga. Eh bakit puro ganyan ang mga sinasabi mo? Nakakainis kasi siya eh. Sa tingin ko, init lang yung nararamdaman mo para sa kanya. Nakairap niyang sabi, kung talagang mahal mo ang babaeng yun, hindi mo siya pipintasan ng ganyan. Nakakatakot kang magmahal? Kung ganyan lang din ang mindset mo, mas mabuti pang maging single ka na lang habang buhay. Imbis na ipagtanggol mo siya sa mga tao, ikaw pa itong humihila sa kanya pa ibaba. Kaya pala ayaw kong tulungan ng kapatid ko dahil alala mo eh. Nakaka-stress kang kausap sa totoo lang. Aliyah, pwede mo ba akong tulungan? Ikaw na lang kayang tumulong sa akin para mapasagot ko. Si Imba. Ang weird ng pangalan. Saan kaya nagkakilala ang dalawa? Hindi kita matutulungan. Prank kanyang sabi kay Mateo. Sa iba ka nalang magpatulong. Hinawakan nito ang kamay niya pero hinampas niya ang kamay nito kaya agad din itong napabitaw. Arto naman ito. Sige na. Ayoko ma-involve sa magulo mong buhay, kaya tigil-tigilan mo ako. Best friend ka ng kapatid ko pero kahit shy, ayaw kong tulungan. Ako pa kaya? Manigas ka. Napabuga ito ng hangin. Ang hirap niyo talagang pakausapan. Ngayon wala ako humingi ng pabor, hindi niyo pa ako mapagbigyan. Mahal mo ba talaga siya? Oo nga. Saan mo ba siya nakilala? Doon, sa puno ng balete. Saan? Ulit niyang tanong dahil baka nabingi lang siya.
Sa dami kasi ng lugar dito sa mundo, bakit sa Balete pa? Sa ilalim ng puno ng Balete, malapit doon sa bahay namin. Parang gusto niyang pukpukin ang bato ang ulo nito kaya lang nakikita niyang seryoso ito kaya minabuti niyang pakinggan na lang ang kwento nito. Tandang-tanda ko pa kung saan ko siya unang nakita, Aaliyah. Last month kasi ay nagkaroon ng kasiyahan sa kumpanya ko dahil nga matagumpay ang naging opening ng bago namin branch. I'll make the story short. Umuwi ako ng lasing noon at dahil ingihina ako ay doon na lang ako umihi sa ugat ng Balete. Tapos nagulat na lang ako nang tumayo si Imba na basang-basa ang mukha dahil sa ihi ko. Alam mo, sobrang amo ng mukha niya kahit marami siyang kulugo sa mukha. Nawala nga yung kalasingan ko nang matitigan ko yung mukha niya. Napangiwi siya habang nagkukwento ito. At doon na nag-umpisa lahat. Ipinakilala niya sa akin ang sarili niya at ganoon din ako. Sinabi ko sa kanya na Imbo ang pangalan ko para isipin niya na kami ang itinadhana. Grabe, hanggang ngayon kinikilig pa rin ako kapag naalala ko ang tagpong yun, Aaliyah. Gustong gusto ko siyang angkinin noong mga panahong iyon kaya lang pinigilan ko ang sarili ko dahil baka isipan ni Imba na napakabilis ko. Alam mo, ang tingin ko sa bukol niya ay parang diamond na kumikislap-kislap. Ang galing, di ba? Nasubukan mo na bang magpatawas? Salip ay sabi niya matapos niyang marinig ang pagtatapat nito. Umunta ka kaya kay Aling Rosing pag-uwi natin mamaya para madasalan ka niya kaagad. Bakit naman? Dahil... Basta, magpagamot ka. Paano nangyari nagkagusto ang baliw na to sa ganung uri ng babae gayong mapili ito? Creepy. Hindi kayo maligno ang babaeng kinukwento nito? Siguro, iniisip mo na nababaliw na ako, no? Hindi nga ba? Natawa ito ng malakas kaya nagulat siya. Maya-maya pa'y huminto ito sa pagtawa at formal na uli ang hilat siya ng mukha nito. Mateo, bago mo ko ihatid sa bahay, ay dumaan muna tayo kay Aling Rosing, ha? Hindi siya naniniwala sa tawas pero ngayon mukhang maniniwala na siya base sa mga nakikita niya kay Mateo. Si Aling Rosing ay kilalang manghihilot at nagtatawas sa kanila kaya sigurado siyang matutulungan nito si Mateo. Bakit naman? Basta huwag ka na magtanong. Hinawakan na niya ang kamay nito para makauwi na sila. Umuwi na tayo. Aaliyah, gusto mo bang ipakilala ko sa iyo si Imba? Alam mo kahit marami siyang kulugo, mas maganda pa rin siya at sexy sa iyo. Mariin niya ang ipinikit ang mata niya. Gusto niya sana itong sigmuraan kaya lang iniisip niya na baka may kung anong kumokontrol sa utak ng balaw na ito. Akin na yung susi mo at ako na magdadrive dahil baka mabangga tayo. Ako na. Ako ang lalaki kaya dapat ako magmaneho. Hinarap niya ito. Ayos ka lang naman, di ba? Hindi ka pa naman nababalaw, di ba? I am perfectly fine, Aaliyah. Sad nito kahit pa nga hindi halata na ayos ito. Ayos lang ako. Ayos lang talaga. Iniisip niya na baka maligno ang nahihiyan nito. Kaya kung ano-anong nakikita nito. Kahit naman ay inis siya sa lalaki nito, hindi naman kaya ng konsensya niya na nakikita itong wala na sa sarili. Nalipasan ka ba ng gutom, Mateo? Hindi naman. Sigurado kasi siya na nababaliw na ang lalaking kasama niya dahil nahuhuli niya itong bumubulong-bulong paminsan-minsan. Parang gusto na lang tuloy niyang mag-commute kasi sumabay dito na hindi niya alam kung ligtas pa ba silang makakauwi. Napakaganda talaga ni Imba. Alam mo bang napapanaginipan ko siya gabi-gabi? Nasa tunag diniig daw kami ay otomatikong nawawala ang mga bukol niya, Aaliyah. Sa tingin ko ay isinumpa siya at tunay na pag-ibig lang ang makakagamot sa kanya. Sabi pa nito kaya naman inagaw niya ang susi dito. Saka siya pumuesto sa driver seat para madala niya agad ito kay Aling Rosing dahil nag-uumpisa na siyang matakot sa mga sinasabi nito. Kanina pa pinipigilan ni Mateo na hindi matawa dahil sa nakikita niyang pag-aalala sa mga mata ni Aaliyah. Hindi niya akalain na sa seryosohin ito ay kinumento niya tungkol kay Imba. Sana pala noon niya pa ito ginawa. Kung alam niya lang na ito pala ang paraan para maging mabait ito sa kanya. Habang nagmamaneho ito ay panay ang dasal nito. Ipinagdadasal nito ang kaluluwa niya na kung meron man daw siyang nasaktan ay patawarin na lang siya dahil hindi naman daw niya iyon sinasadya. Natawa tuloy siya kaya naman para hindi nito mapansin ay sa labas ng bintana lang siya nakatingin. Mateo, ayos ka lang ba? Untag nito pero hindi niya ito nilingon dahil baka matawa lang siya ng malakas. Ayos lang ako, Aaliyah. Wala sa sarili niyang tugon, kunwari. Bilisan mo na yung pagmamaneho mo dahil gustong gusto ko na makita si Imba ko. Mateo, nag-access mo talaga si Imba? Oo naman.
Malala na talaga ang lalaking to. Nasisiraan na talaga ng bait. Narinig niyang usal nito. Sa palagay ko, kinulam ang lantik na ito dahil sa dami ng babaeng ginamit nito at naloko. Aaliyah, pwede ko bang isama si Imba sa Batangas mamayang madaling araw? Gusto ko kasi mag-enjoy din siya kagaya ko eh. Lagi na lang kasi siyang nasa ilalim ng puno ng balete eh. Umulan man noong umaraw, hindi siya umalis doon. Minsan nga, sinasamahan ko na lang siya doon para may karamay siya eh. Nandito na tayo. Salip ay sabi nito, baba na. What the hell? Where are they? Hindi niyo pa naman bahay ito ah. Bakit mo ako pinabababa? Ipagagamot kita bago ka pa manlayasan ang kaluluwa mo. Sabi nito kaya mabilis siyang umiling-iling. What? Why? Huwag na maraming tanong, basta bumaba ka na lang. Ayoko. Akala niya ay nagbibiro lang ang babaeng ito na dadalhin siya kay Aling Rusing para ipagamot. Bungad pa lang ng bahay ni Aling Rusing ay nakakatakot na dahil kung ano-ano ang nakasabit sa paligid ng bahay nito. Ang sabi pa nga ng ilan ay hindi naman daw talaga ito totoong manggagamot. Ang ilan daw kasi sa pumupunta dito ay hindi naman gumagaling. Bagkus ay lumalala pa ang karamdaman. Aaliyah, bakit ba nandito tayo? Ayos lang naman ako eh. Umiling-iling ito. Hindi ka ayos, Mateo. Ipagagamot kita para bumalik ka na sa normal mong buhay. At para mabigyan ka rin ng pangontra ni Aling Rusing. Ano? Bakit? Para saan? Nang baklasan nito ang seatbelt nito ay nagsimula na siyang kabahan. Nang buksan nito ang pinto sa passenger seat ay dumoble ang kaba niya. Kaya naman naisipan niyang magdrama. Baka sakaling makalusot siya. Aaliyah, umuwi na tayo. Ayos lang talaga ako. Ganito lang siguro talaga kapag true love. Normal lang talaga to kaya huwag kang mag-alala. Bumaba ka na para magamot ka na. Seryoso nitong sabi. Ay, aaminin na lang kaya niya. Nagawa-gawa lang naman niya si Imba. Iyoko nga. Matigas niyang tugon. Dahilan para hawakan nito ang kamay niya saka siya hinatak palabas sa sarili niyang sakyan. Let's go, Mateo. Iyoko nga. Ayos nga lang ako. Para silang mga tanga na naghihilahan papasok sa bahay ni Aling Rusing na nasa tapat lang ng sakyan niya. Pakiramdam niya kapag pumasok siya sa bahay na matanda ay hindi na siya makakalabas pa ng normal. Kapag hindi ka pumasok sa bahay na iyan, ay hindi ka na makakapunta pa sa bahay namin, Mateo. Bigla siyang napaayos ng tayo dahil sa sinabi ni Aaliyah. Madalas ka pa naman sa bahay namin. Sige, magmamatigas ka pa. Imposible naman na hindi siya makapunta sa bahay ng mga ito. Kapag pinapunta siya doon ni Aaron ay wala na itong magagawa, no? Tanasag niya ito ng kilay. Eh, paano kapag pinapupunta ko ng kapatid mo at ng mga magulang mo sa bahay niyo? Sa tingin mo ba may magagawa ka? Napahinga ito ng malalim. Fine, ganito na lang. Kapag pupunta ka sa bahay namin, ay pagluluto kita ng paborito mo. Hindi lang yun, dahil libre na rin ang mga kakainin mo sa restaurant namin sa tuwing magagawi ka doon. Deal? Sigurado ka? Paninugurado niya. 100% sure ako. Hindi ka nagbibiro? Hindi nga. Inayos niya ang sarili sabay tikim. Tara na sa loob. Siya na mismo ang nag-iya sa loob dahil baka magbago pa ang isip nito. Nauna na din siyang humakbang papasok pero bago iyon ay hinawakan niya na muna ang kamay nito. Hindi naman ito nagprotesta kaya napangiti siya. Nakakalimang hakbang pa lang yata siya papasok ay parang gusto na niyang kumaripas ulit palabas. May pera naman siya para pambili ng pagkain eh. Eh ano, kung hindi siya nito ipagluto, hindi naman yun big deal sa kanya dahil mayaman siya. Hinarap niya si Aaliyah. Umuwi na lang kaya tayo. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko sa bahay na to eh. Nandito na tayo, kaya ituloy na natin, Mateo. At saka, para naman ito sa ikabubuti mo eh. Ano ba kasi ikinatatakot mo? Umiling-iling siya. Wala naman pala eh. Tara na sa loob at huwag mo nang painitan ang ulo ko. Oo na. Napipilitan niyang tugon. Halos kalad ka rin siya ni Aaliyah papasok sa kaloob-looban ng bahay ni Aling Rusing. Di bale, pagkatapos naman nito ay mapupunta na sa kanya lahat ng pabor. Araw-araw siya magpapaluto dito ng paborito niyang pagkain at hindi niya ito bibigyan ng pagkakataong tumanggi. Mang Baldo, nandyan po ba sa Aling Rusing? Tanong ni Aaliyah sa lalaking may tali ng panyo sa noo nang tuluyan silang makapasok sa isang silid na puro agyo ang nasa paligid. Aaliyah, umuwi na kaya tayo. Alam mo, hindi naman talaga totoo si Im. Manihimik ka nga. Angil nito sa kanya kaya napahinto siya sa pagsasalita. Aaminin na sana niya na hindi naman totoo si Imba. Kaya lang mukhang desidido talaga itong ipagamod siya.
Hinarap niya matandang lalaki na kanina pa nakatitig sa gwapo niyang mukha. Mang Baldo, umalis po sa Aling Rosin, di ba? Nakangwi niyang tanong dahil nagbabakasakali siya na sana wala ang matandang babae na gagamot kuno sa kanya. Nang umiling ang matanda ay nagsimula na siyang mawala ng pag-asa. Tumatay lang siya sa banyo, iho. Nagtatay po ba sa Aling Rosin? Alam niyang masama ang humiling ng hindi maganda sa kapwa pero sa mga oras na ito ay hinihiling niya na sana'y may diarrhea si Aling Rosing para hindi sila na tumaharap. Hindi naman. Natural na tae lang. Siguro dahil sa naparami ng kain niya kanina. Ganoon po ba? Sige po, hihintayin na lang namin siya dito. Ano bang ipinunta niyo rito? Tanong nito kay Aliyah. May problema na naman ba, iha? Wala po. Iba po ang ipinunta ko ngayon dito, Mang Baldo. Halatang matagal na itong kakilala ni Aliyah base sa pakikipag-usap nito sa matanda. Samantalang siya ay ngayon lang ito nakita at nakilala. Siguro laging pumupunta ang babaeng ito dito dahil kay Berting. Napa-smid siya nang wala sa oras kung yun nga ang dahilan ng pagpunta dito ng babaeng kasama niya ngayon. Ito po kasing ampo namin ay nakararamdam ng kung ano-ano. Nakakakita din po siya ng mga bagay na hindi nakikita ng mga normal na tao. Sa palagay ko po sinapian itong lalaking kasama ko dahil hindi naman po ito dating ganito eh. Naninibago po talaga ako sa kanya dahil hindi naman po siya dating ganito, Mang Baldo. Bakit naman? Ano ba siya dati? Dati po kasi ay masigla ito, pero ngayon po ay hindi na. Kung dati po ay hindi ko nakakausap ng matino, ngayon po ay mas dumoble pa. Sa tingin ko po, malapit nang mabaliw ito kapag hindi agad ito nagamot ni Aling Rosing. Eksakto naman na lumabas si Aling Rosing mula sa loob ng banyo habang puno ng pawis ang muka. Mahal, kanina ka pa hinihintay ni Aliyah. Sabi ni Mang Baldo sa asawa nitong sa Aling Rosing. Yang ampun daw nila ay may problema. Umupo si Aling Rosing sa tabi ni Mang Baldo kaya ngayon ay kapwa na nakatitig sa kanya ang mag-asawa na tila ba isa siyang wanted. Pinagsisihan niyang gumawa siya ng kwento tungkol kay Imba. Hindi naman kasi niya akalain na siseryosohin siya ng babaeng galis na ito. Kasintahan mo ba siya, Aliyah? Hindi po, Aling Rosing. Mabilis na sagot ni Aliyah na akala mo isa siyang kasukasukang nilalang. Akala ko'y kasintahan mo siya. Bagay kasi kayong dalawa eh. Hindi po. Maiba po ako, Aling Rosing. Pwede po bang tawasin niyo itong si Mateo? Pakirandam ko po kasi nababaliw na siya eh. Imbis na magprotesta ay pinabayan na lang niya kay Aliyah ang lahat dahil wala din naman na siyang sasabihin dahil nangyari na ang mga nangyari. Patingin nga ako ng palad mo, iho. Bakit po? Takang tanong niya. Ilahad mo niyang kamay mo, Mateo. Bulong ni Aliyah sa tabi niya nang mapansin nito na nagdadalawang isip siya. Dalian mo na para makauwi na tayo dahil malapit nang dumilim. Do you need to do this? Oo. Bumuga muna siya ng hangin bago niya iniabot ang mga palad niya kay Aling Rosing. Wala ka namang sakit. Wala naman din naman akong nakikitang kakaiba sa'yo. Salamat po. Aniya, wala naman po talaga akong kakaibang nararamdaman. Di ko nga po alam na dadalhin ako ni Aliyah dito eh. Sigurado po ba kayo na walang sakit sa Mateo, Aling Rosing? Wala naman ako nakikita na kakaiba sa kanya, Aliyah. Pero kakaiba po ang mga sinasabi niya kanina lang. Sabi niya po kasi sa akin ay may babae daw siyang mahal na nakilala niya daw po sa puno ng bale. Totoo naman ang sinasabi niya, iha. Putol ni Aling Rosing kay Aliyah. May babae siyang mahal. Kaya lang hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa babae dahil nahihiya siya. Salamat po, Aling Rosing. Sabi niya sabay tayo dahil baka kung ano pa masabi ng matanda. Kunotong tumingin sa kanya si Aliyah. Do you mean, totoo si Imba? Totoo ba talaga yung mga ikinuwento mo sa akin kanina? Oo naman, kailan ba ako nagsinungalin? Kala ko kasi nababaliw ka na eh. Inismiran niya ito kunwari. Bayaran mo na sa Aling Rosing para makauwi na tayo dahil wala na akong pera. Dumukot ito ng pera sa bulusan nito at iniabot iyon sa matanda at pagkatapos ay nagpaalam na ito sa mag-asawa na uuwi na sila. Mateo, may picture ka ba ni Imba? Tanong nito habang naglalakad sila palabas ng bahay ni Aling Rosing at Mang Baldo. Oo naman, bawat pagkikita namin ay sinusuguro ko na magiging memorable ang lahat, Aliyah. Anak na lang ang kulang sa amin dalawa ni Imba para maging kompleto ang pangarap namin dalawa. Ako, si Imba at ang mga magiging anak namin. Ang tanging hiling ko lang ay sana hindi mahawaan ng bukol at kulog ang mga magiging anak namin. Ayos lang na akong mahawaan, wag lang sila. Dahil bilang isang future daddy ay mahirap sa akin kapag nakita ko na binubuli ang mga anak namin ni Imba.
Nagulat na lang siya nang bigla na itong hawakan na magkabila niyang pisngi. Mateo, umiinom ka ba ng ipinagbabawal na gamot nitong mga nakaraang araw? Hindi. May kilala ko si psychiatrist. Gusto mo ba samahan kita sa kanya? Siguro, dahil sa sobrang pagmamahal ito kaya minsan ay nalilipasan ako ng gutom. Kahit nga ako, hindi ko na nakikilala itong sarili ko eh. Hinawakan niya ang mga kamay nito na nakahawak sa mga pisngi niya at kasabay noon ay pinalamlam niya rin ang mga mata niya. Umuwi na tayo dahil nagugutom na ako, Aaliyah. Tumango naman ito. Doon na lang tayo sa restaurant ko kumain para marami kang makain. Ako na lang din na magmamaneho para buong biyahe ay makapagpahinga ka. Kung sino pa yung mapera, siya pa yung nalilipasan ng gutom. Sumakay ka na nga. Sige, salamat. Nangihina niyang tugon kunwari bago siya sumakay sa backseat at pagkatapos ay humiga siya doon. Nang pinahandar na ni Aaliyah ang sakyan niya ay natawa siya dahil halata sa mukha nito ang awa at malasakit sa kanya. Nararamdaman niya na ito na ang simula ng pagiging mabait nito sa kanya. Sino yung kasama mo, Mateo? Tanong ni Aaliyah habang kinukuhang order ni Mateo. May kasama kasi itong babae na sobrang tanda na at sa tansya niya ay mas matanda pa ito sa lola niya. Nakaupo ang matandang kasama nito sa bandang sulok na si Mateo mismo ang pumili. Napansin niya rin na walang ngipin ang matanda na kasama nito dahil kanina pa ito pangiti-ngiti. Aaliyah, she's the love of my life. Naikwento ko na siya sa iyo noong nakaraang buwan, di ba? She's Imba, Aaliyah. The woman that I want to marry. What the hell? Is this man serious? Noong nasa Batangas sila ay wala ito ibang bukang bibig kung hindi ang sinasabi nitong Imba na mahal ko noon ito. Hindi naman sapang mamata pero sa tingin niya kahit yung tubero nila ay hindi papatula ng Imba na ipinagmamalaki ni Mateo sa kanilang lahat. Kung makapagkwento ka sa lalaking ito, akala mo kasing ganda at kasing sexy ni Barbie ang panlabas nitong anyo pero hindi naman pala. Nas tamang sabihin na mangkukulam ang babaeng kasama nito, lalo na siguro kung may hawak itong kandila, manika at karayom. Excited na nga ako maging ama eh. Nito mga nakarang araw kasi ay nakikita ko na nagsusuka na sa Imba, Aaliyah. Is it a good sign, right? Shit, I'm happy, Aaliyah. Anito, dahilan para mapanganga siya. She's older than my grandmother, Mateo. Do you think she can get pregnant? Wake up, moron! Dumaan sa mga mata nito ang lungkot dahil sa sinabi niya. So, seryoso nga ang walang hiyang ito. Ang lala naman ng karma na lalaking ito. Kalaunan ay sinamaan siya nito ng tingin. Don't say that, Aaliyah. Bakit ba halos lahat kayo ay kontra sa pagmamahalan namin? Ikaw, ang kuya mo, pati na mga kaibigan ko. What's wrong with you people? Walang mali sa amin. Ikaw ang may mali. O mas tamang sabihin namin na meron kang diferensya sa utak. Simula nang makilala mo ang Imba na iyan na mukhang... Napahinto siya sa pagsasalita dahil may biglang pumasok sa utak niya. Dati bang adik yan? Who? Yung babaeng kasama mo. Umismid ito. Of course not. She comes from a well-known family. They are decent and organized. That's the reason why I admire her and love her so much. Humarap ito sa mga taong kumakain sa loob ng restaurant niya. Good morning to all of you. I want you all to know that my girlfriend is over there. Turo nito sa matandang nakaupo sa sulok. She's pretty and one of a kind. Lahat sila ay palipat-lipat ang tingin sa mukha ni Mateo at sa matandang tinutukoy nito. Ang expression niya at ang expression ng mga customer niya ay halos iisa lang. Lahat sila ay nakangawi na animoy may mga iniinda sila sa katawan. She is sure that Mateo is crazy. Tom crazy. Napakaganda niya, di ba? Tanong nito na para bang kinukumbinsa sila lahat. Bago pa man lumala lahat ay pasimple niyang tinawagan ng kapatid niya. Kuya, pwede ka bang pumunta dito sandali sa restaurant ko? Bungad niyang tanong nang sagutin dito ang tawag niya na animoy emergency. Later. Tamad na itong sagot. Ngayon ka na pumunta dahil itong best friend mo nakakahiya ang mga pinagagagawa. Akala ko makakatulong sa kanyang pagbabakasyon natin sa Batangas pero mukhang mas lalo siyang lumala. Bakit? Nagugulo ba siya dyan sa restaurant mo? Hindi naman siya nagugulo kaya lang. Agad nitong pinutol ang sasabihin niya. Don't mind him, Aaliyah. Kung ano man ang ginagawa niya ngayon, eh hiyaan mo na lang. Ang mahalaga ay hindi kanya ginugulo o ano paman. Let him do what he wants as long as he does not disturb you. Pinagtitinginan kaya siya ng mga customer ko dito sa restaurant. Alam mo ba kung bakit?
Dahil pinagsisigawan niya dito kung gaano kaganda ang babaeng kasama niya, kahit hindi naman talaga. Did you already meet his girlfriend, ha? My goodness, kuya. Mas matanda pa ang girlfriend ni Mateo kaysa sa lola natin. What are you talking about? Come on, come here immediately so you can see what I am seeing right now. Busy ako, Aaliyah. Mamaya na lang ako pupunta dyan. Nakakaawa siya, kuya. Alam mo bang naaawa ko sa mukha niya? Naaawa ko na naiinis sa sarang ulo mong kaibigan dahil parang patay na patay siya sa matandang kasama niya. Sabi niya pa sa akin kanina, excited na daw siya maging ama. Alam mo, kinikilabutan talaga ako sa kanya. Sa tingin ko kasi, 100 na ang edad ng babaeng kasama niya at imposibleng mabuntis niya pa ito. Narinig niya ang pagmumura ng kapatid niya sa kabilang linya. Ang akala siguro nito ay gumagawa lang siya ng kwento. Kuya, bilisan mo ha. Ingat ka sa pagmamaneho. Napalingon sa gawin niya sa Mateo kaya mabilis niya ibinaba ang cellphone niya. Aaliyah, she's beautiful, isn't she? Mukha siyang mabait, Mateo. Tugon niya na taluwas sa tanong nito. Marunong din siya magdala ng damit kahit na may edad na siya. Dagdag niya pa. Tinitingnan niya pa kasi kung saan banda maganda ang matanda. Ang ganda niya, di ba? Ulit itong tanong. Yung pisngin niya, ang kinis-kinis, di ba? Sa tingin ko, maaasahan siya sa oras ng kagipitan. Gustong-gusto ko talaga na tinititigan ang mukha ni Imba. She's amazing and perfect. Parang tanga nitong sabi pero ang totoo ay kulubot na ang mukha ng babae. Pinakatitigan niya ng husto ang babaeng kasama nito. Nakaramdam siya ng kilabot nang umiti ito ng malapa dahil nakumpirma niya na kahit isang ngipin ay wala talaga siyang nasilip sa bibig nito. Nakita na ba ni Tita Jen yung girlfriend mo? Ano naging reaksyon nila? Natuwa ba? Natakot? Nawala ng malay? Inatake ng nervyos? Anong naramdaman nila? Grabe ka naman. Noong una nagulat sila ni Daddy pero kailaunan ay natuwa na rin. Excited na nga sila sa magiging apo nila eh. Lumapit pa ito ng husto sa kanya at bumulong. Sa tingin ko ay nagdadalang tao na si Imba, Aaliyah. Shit. Sad nito sabay tawa na tila sinasaliban na naman. Sharp shooter kasi ako eh. Nakahinga lang siya ng maluwag na makita niya ang kapatid niya na papalapit sa gawin nila ni Mateo. What's happening here? Tanong nito pero kay Mateo lang ito nakatingin na tila ba nag-uusap ang dalawa sa pamamagitan ng mga mata nito. Dude, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba busy ka ngayon? Anong balita, dude? Sunod-sunod na tanong ni Mateo sa kapatid niya nang makarating ito sa pwesto nila. Imbis na sagutin ito ng kapatid niya ay iginala nito ang paningin sa mga taong nandoon. Kitang-kita niya kung paano huminto ang mga mata nito sa babaeng kasama ni Mateo. Kumunot ang noon ng kapatid niya at kalaunan ay malapad itong napangiti. Hoy, kuya! Tawag niya para maagaw ang atensyon nito. Ang weird mo. Gumagaya ka pa dyan sa kaibigan mong abnormal. Aaliyah, can I ask a favor? Salip ay tanong nito. Ano? Yung mga best-selling menu ang iserve mo sa kanilang dalawa. Don't worry about the bills because I will send it directly to your bank account. Bakit ikaw ang sasagot sa kakainin nilang dalawa? Takang tanong niya. Bakit ikaw ang magbabayad? Si Mateo ang pagbayarin mo ng kakainin nila dahil date nila to. Ako na nga magbabayad sa mga o-orderin nila. Seryoso nitong sabi. Naiwan ko kasi yung wallet ko sa opisina dahil sa sobrang pagmamadali. Kaya wala akong dala ngayon. Huwag na, dude. Nakakahiya naman kung ililibre mo kami ni Imba ngayon. First date namin ito. Kaya dapat akong gumastos, hindi ikaw. Para ka talagang tanga. Ayos lang. Para sa akin hindi. Ayos, dude. Hayaan mong ipakita ko kay Imba kung gaano ko katigasin at karapat-dapat sa kanya. Are you sure? Oo naman, dude. Ako pa ba? Ikaw ang bahala. Salamat, dude. Sana maintindihan mo na special sa akin ang araw na ito dahil 3rd month na rin na namin ngayon. Road to forever na kami, dude. 3 buwan pa lang tapos road to forever na? Ang lakas ng tililing talaga na lalaking ito. Mukhang sa kanya ako magtatagal, dude. Baka mamamatay, hindi magtatagal. Hindi niya narinig na nagprotesta ang kapatid niya na siyang ipinagtataka niya. Hoy, murder ka na ng kakainin yung dalawa dahil kanina pa nakanganga yung matandang kasama mo. Yung kadate mo, halatang gutom na dahil kanina pa mumunguya kahit wala namang pagkain sa harapan niya. Pabaya ka. O-orderin ko lahat ng menu nyo na nakalagay dyan sa screen, Aaliyah. Sabi ni Mateo kaya automatikong umigkas ang isa niyang kilay. Lahat? Sigurado ka?
Ano ka patay, gutom? Bakit? Huling kain nyo na ba? Umorder ka, yung kaya nyo lang ubusin? Masyado ka nagpapakitang gilas. Pagbida ka na naman. Let him, Aliyah. Singit ng kapatid niya. Just give his order. Bahala kayo. Sumusuko niyang tugon. Kung ano-anong pinagtuturo nito hanggang sa umabot sa 20 ang order nito. 20,300 lahat, Mateo. Ano? Ang mahal naman. Nagulantang pa ito sa presyo na kung tutuusin ay binawasan niya pa nga. Wala namang bawas yan, Aliyah. Sa tansya ko nga, hindi aabot na 1,000 yung mga in-order ko eh. Ano ba sa tingin mo ang mga pinag-order mo? Hindi aabot na 1,000? Balo ka ba dati? Nagtaka lang naman ako. Huwag kang magtaka. Aliyah, ang totoo niyan, wala akong dalang cash ngayon. Maya-maya sabi nito. Nakakahiya naman kung si Imba magbabayad. Pwede bang utang mo muna? Hindi pwede. Para namang hindi tayo magkakilala. Alalahanin mo, best friend ako ng kapatid mo at malapit din ang mga pamilya natin sa isa't isa. Isa pa, maliit na bagay lang naman ito, Aliyah. Anong maliit na bagay? Eh kung bugbugin kaya kita tapos sabihin ko na maliit na bagay lang yun. Kaya gustong-gusto mong kumakain dito para makalibre eh, no? May pa-date-date kapag nalalaman, wala ka naman palang pambayad sa ipapakain mo sa kadate mo. Marami akong pera, no? Eh nasan nga? Yung kadate mo, may pera ba yan, ha? Bakit mo tinatanong? Dahil sa kanya ko ipapashoulder tong bills nyo. Huwag naman. Baka kasi makipag-break siya sa akin kapag siya ang pinagbayad ko. Sadyang wala lang talaga akong dalang cash ngayon. O paano? Ihatid mo na lang mga pagkain na in-order ko, ha? Thank you, Aliyah. Bait-bait mo talaga. Ano ito sa baybira ng alis at pumunta na sa pwesto ng mangkukulam nitong kadate. Nang uto pa. Kala siguro nito dahil sinabihan siya ng mabait ay kalilimutan na niya ang lahat ng atraso nito. Never. Kuya, anong miningiti-ngiti mo dyan? Huwag mo sabihin sa akin na kinikilig ka para sa kadalang dalawa. Nakita niya kasi ito na nakamasid kina Mateo habang nagkukulitan. Siguro dahil kaibigan nito si Mateo kaya nakasuporta lang ito. Kahit hindi naman kasuposuporta ang pinagagagawa ng kaibigan nito ngayon. They're so cute. Komento ng kapatid niya sa 2 baliw na agaw atensyon sa loob ng restaurant niya. Hindi nakaligtas sa mga mata niya ang panakanak ang paghalik na Mateo sa pisngi ng matanda. Imbis na kiligin siya ay napapangiwi siya ng malala habang nakamasid sa 2. Sabay katok ng 3 beses sa ibabaw ng counter. Huwag naman sana mangyari sa kanya ang nangyayari ngayon kay Mateo. Ayos lang kahit tumandang dalaga siya. Huwag lang siyang umibig sa taong alanganin ha at mukhang mangkukulam pa. Aliyah, halika! Malakas na tawag sa kanya ni Mateo kaya agad naman siya lumapit sa kinaroroonan ng mga ito. Bakit, may kailangan ka ba? Tamad niyang tanong sa lalaking parasite sa buhay niya. Pwede ba saluhan mo kaming kumain dito? Di na kasi namin kayang ubusin itong mga in-order ko eh. Ipinagila pa siya nito ng upuan. Umupo ka na. Sayang naman kasi kung itatapon namin itong mga pagkain, samantalang ang dami nagugutom ngayon. Eh di ba nga, gusto mo magpasikat dyan sa kadate mo para masabing galante ka? Ubusin niyo yan dahil kung hindi, hahampasin ko yung ulo mo nitong tray na hawak-hawak ko. Wala siyang pakialam kahit naririnig pa siya ng kadate nitong matanda. Huwag mo naman ako ipahiya dito sa kadate ko. Pambihira. Huwag ka muna magalit. Saka na lang kapag tayong 2 na lang. Lumingali nga siya sa paligid. Andrea, tawagin mo nga si Kuya Aaron sa opisina ko. Tawag niya sa isa sa mga waitress niya. Pakasabi sa kanya na yung kaibigan niya dito ay sumasakit na ang tiyan dahil sa katakawan. Opo, ma'am. Agad naman itong tumalima at tinungo ang mini office niya. Bakit tinawag mo pa yung best friend ko? Tanong ni Mateo. Hindi naman natin kailangan ng tulong niya dahil sa iyo palang ubus na to eh. Malakas ka naman kumain, di ba? Talaga ba? Sino kaya sa atin ang matakaw? Ako ba o ikaw? Ikaw nga itong order ng order tapos hindi mo naman pala kayang ubusin. At ito pa, sobrang kapal na mukha mo na umorder ng 100 mukal tapos wala ka naman palang pambayad. 8 na kayo dito pero hindi pa rin kayo tapos. Pagbukas ko ng restaurant, nandito na kayong 2. Huwag niyo sabihin sa akin na hintayin niyo magsara ako bago kayo umuwi. Halos siningal siya sa haba ng sinabi niya. Marami pa kasi itong ipinadagdag sa una nitong in-order kaya ngayon hindi na kayang ubusin pa. Asarap talaga nitong bigwasan araw-araw. Oo na, uubusin na namin ito lahat. Kung ganoon bilisan niyo, pakasabi na rin pala sa kasama mo na bilisan ang pagnguya dahil madilim na sa labas.
Yung mga kasabayan na mga ito kanina ay matagal nang nakauwi, samantalang itong dalawa ay nandito pa rin. Hindi na nga nagbayad pero wisyo pa ang ibinibigay sa kanya. Why are you shouting, Aaliyah? Tanong ng kapatid niya na nasa likuran niya na pala. Parang aatakihin ako ng depression dito sa kaibigan mo, kuya. Itinuro niya ang mga pagkain na in-order nito na halos wala pang bawas ang iba. Hindi na raw nila kayang ubusin kaya nagpapatulong na. Anong problema doon? Eh di tulungan natin. Come on, take a seat para maubos natin ang lahat ng ito. Nagbibiro ka ba, kuya? Huwag mo sabihin sa akin na nahawaan ka na nitong kaibigan mo na kulang sa buwan. Tulungan na natin sila para maubos na. Huwag niyo kayo dami sa kabaliwan niyo. Ubusin yung tatlo ang lahat ng iyan dahil wala kayong mapapala sa akin. Pinakatitigan niya si Mateo na may kasamang pagbabanta. Kapag may nakita ko na kahit ang konting tira dyan sa labasan niyo, humanda ka sa akin. Pakasabi sa kasama mo na bilis-bilisan ang pagnguya dahil malapit nang bumagyo. Kung kinakailangan na lunukin niyo na lang yan, gawin niyo. Huwag niyo nang nguya-nguyain para hindi na lang tayo abutin ng siyam-siyam pareho. Nabilaukan ang matandang kasama ni Mateo dahil sa sinabi niya. Ito kasi nag-utos na nag-utos kay Mateo na umorder pa. Tapos hindi naman pala kayang ilagay sa sikmura lahat. Galing daw ito sa maayos at kilalang pamilya pero hindi naman halata. Mas tamang sabihin na isa itong gahaman dahil kahit hindi na kaya ay sige pa rin ang sige. Ang sakit mo naman magsalita, miss. Sabi nito sa maliit na boses na akala mo'y naiipit ng baka lang ilang parte ng katawan nito. Nagpapahinga lang ako pero maya-maya baba na tulit ako. Kayang-kaya kong ubusan itong mga pagkain na nasa harapan namin ng baby ko. Kung ganun, pakibilis-bilisan po dahil malapit na akong magsara. Uwing-uwi na po ako at atat na akong magpahinga. Ayaw kasi ipa-take out ni Mateo ang mga pagkain dahil masisira daw ang presentation na baka daw magkatapon-tapon ng mga pagkain may sauce at may sabaw. Kanina pa talaga siya nagpipigil na hindi mapadugo ang uso nito dahil sa dami nitong alam. Kung umakto ito ay para bang siya ay mangmang at ito lang ang may alam. Huwag mo kaming madaliin, miss. Always remember that the customer is always right. At saka, bakit ka ba nagagalit? Binayaran naman namin lahat ng mga kinakain namin na. Mawalang galang na po, Lola. Ano, Lola? Ang ibig ko pong sabihin ay, ma'am, mawalang galang na po, ma'am. Ito pong mga pagkain na kahain sa lamesa nyo at mga pagkain na nanguya nyo na at nalunok ay wala pong bayad. Ito pong kadate ninyo ay sobrang kapal na muka, tagus pati sa kaluluwa niya, ay wala daw po kasing dalang pera. Alam niyo po ba kung bakit dito kayo dinala ng abnoy na ito? Yun ay dahil wala po siyang pambayad. Kaya kung ako po sa inyo, mag-iisip-isip ako, buong magdamag. Sa totoo lang, hindi po kayo bagay. Ma'am, matanda na po kayo para mamroblema pa. Itong si Mateo po ay matagal ko na pong kilala at ni isang beses po hindi man lang ako natuwa sa pagbumukha nito. Pero nasa inyo pa rin naman po ang desisyon. Ma'am, kung gusto niyo na pong mamahinga habang buhay, si Mateo po ang pinakamagandang option. Wala pa po isang linggo siguradong matutupad ang kahilingan niyo. Pagkatapos niyo magsalita ay napayo ko ang matanda. Hindi niya naman intensyon na saktan nito. Sinabi niya lang naman ang mga iyon dahil gusto niya itong balaan. Hoy, anong pinagsasabi mo? Gusto mo bang hiwalayan ako niyan? Angal ni Mateo pero sinamaan niya lang ito ng tingin. Oh, bakit? Totoo naman ang mga sinabi ko ah. Matanda na yan kaya huwag mo nang bigyan pa ng problema. Pati matandang uugod-ugod na, pinagtitripan mo pa. Wala ka talaga magawa sa buhay mo eh, no? Tatlong buwan na kaya kami nagsasama niyan. At sa tatlong buwan na iyon, hindi man lang kami nag-away. Babae. Sa totoo lang, puro nga labing-labing ang ginawa namin eh. Kinuha pa nito ang kamay ni Imba. Di ba, baby? Ni minsan ba binigyan kita ng sakit ng ulo? Di ba hindi naman?